Wala kang main. Nag-lunch na kayo. Hindi ba? Ano yan? Wala kong haan po kayo na kahit hindi pa nag-lunch. Sino mong bago? Ngayon. Ayan. Nabuti na lang maraming bago. I hope after this presentation, medyo mas naiintindihan niyo na kung makakulong na ito. Medyo mas na-convince na kayo that you have to be with the Royale family. And Dr. Haya Paquiz, I'm gonna discuss to you our products. Yung mga produkto po ng Royale, pag-usapan natin para at least mas alam natin kung paano natin sila magagamit ng mas maayos. Okay? So, let's start. Ang sabi nga, health and wellness, ito pa rin po yung pinakamag-boom na business in the next years to come. As you have noticed, ang dami na po mga spas, mga medical centers na kung ang dami lang nakikita ngayon. Halimbawa, ang spa natin, anywhere you go, ang dami ng mga spa, di ba? This is because, ang sabi, ang mga tao ngayon, they have a broader knowledge na dapat pag-healthy ka, hindi ka lang basta walang may sakit, walang sakit. Dapat meron kang balance sa pag-iisip, sa pakiramdam, or sa nararamdaman, at saka sa physical din. These are our products. So these are the supplements that you can find in Royale. Ito po yung mga produkto natin. And when you say supplements, these are products that are not replacements. Hindi po ito pamalit sa pagkain. Ito po ay pandagdag. Okay? Pandagdag dun sa mga nutrition na hindi natin nakukuha ng tama. Because we are not eating right, primarily. So we have four categories. We have the multivitamins and minerals. We have our antioxidants, the botanicals. Ito po yung mga gawa sa halaman. And then of course, the special need supplements. Pag sinabi mong special need, ito po yung mga supplement na may pinaglalaanan. Ginawa sila for a certain purpose, okay? Tinanong ko kayo kanina kung may kumain na ba, di ba? Because right at this time, medyo lunch time po, and I don't think somebody or anyone among us makakain ng tama. When we say makakain ng tama, this should be yung kumpletong pagkain. May ulam, may kanin, may gulay, may prusas. You know, the complete food, yung tamang pagkain. Kasi ang sabi, pag daw tama ang pagkain mo, okay, there is a bigger probability na mas maganda ang magiging kalidad ng buhay. Sa atin lahat, I'm very sure lahat po tayo may mga anak, pamangkin, or basta may mga nakasama tayong bata. Pag nag-aalaga tayo ng bata, definitely, pag sinabi ng bata na ayaw nang kumain, or gusto siya, wala naman pumapayag, di ba? Meron ba po na pumapayag na ganun? Wala, di ba? Sa mga anak natin, pag sinabi ng mga anak natin, ayaw kong kumain, hindi tayo pumapayag. Tama, hindi. Oo, kasi kung pumapayag tayo, palit na lang. Sila na nanay, ako na anak, di ba? And hindi tayo pumapayag most of the time because alam natin na most probably kung tama ang nutrition ng mga bata, hindi magkakasakit, di ba? Magiging malakas, magiging healthy, lalaki ng tama, and hindi magkakasakit. Ang tanong, ano na po ang mangyari sa matatanda? Kasi sa matatanda, pag ayaw natin kumain ng tama, may ginagawa kasi tayo, busy tayo, nagmamadali tayo, okay na. Diba? We allow ourselves na hindi kumain ng tama or as pareho rin naman. Pag kumakain tayo ng tama, bilang matatanda, most probably, hindi rin tayo magkakasakit. Naniniwala ba kayo dito? Ang sabi nga, dapat daw ang pagkain natin, gawin natin, gamot natin. The vitamins and minerals that we can get from food, ito po yung mga nutrients na hindi ginagawa ng katawan. Sadly, ito rin po yung mga nutrients na parang gas ng katawan natin. As amazing as it is, alam mo po ba na pagkulog ang isang tao or kung nagtutulog tayo, that is the only time na ang katawan natin nag-re-repair. Our body self-repairs. Nire-repair niya mag-isa yung sarili niya para at least palitan yung mga nasira or gawin yung mga nasira over the previous day na gising ka or meron kang mga ginagawa. And when your body has all the right nutrients that it needs, ang nagagawa niya, nakakapag-perform siya ng maayos. Meaning, nagagawa niya lahat ng dapat gawin habang tulog ka. Okay? Ito po mga vitamins and minerals, I know we are familiar with this, we have the vitamins A, B, C, di ba? Vitamin E, and then the minerals, like selenium, zinc, ito po yung mga nutrition na kailangan natin kainin.
Ang sabi nga, dapat daw yung mga tao na ang pakiramdam na wala silang oras para kumain ng tama. Sooner or later, they should have time to be sick. Dapat magbigay sila ng panahon sa pagkakasakit sooner or later. Because if you do not get enough nutrients from food, over time ang mangyayari magkakasakit ka. Okay? I'm sure lahat tayo nandito because we know and we feel na wala tayong sakit, di ba? Pero kaninang umaga, sino po ang gumising na maayos ang pakiramdam? I mean, pagkagising, pagkadilat, ang feeling nyo you have the energy para pumangon agad. Sino kaninang umaga yung hindi na parang kanin na dapat mainin bago tumayo? Walang 2 minutes pa na sa'yo, meron naman isa. Sa ating lahat dito, meron isang very active, di ba? But most of us, most probably, we felt kaninang umaga when we woke up, kulang pa. We needed some more sleep, we needed to rest some more. Okay, do you know that when you are an adult, the average sleep na kailangan lang po is 5 to 6 hours. So in 5 to 6 hours, kung nakatulog ka, dapat magkagising mo okay ka na. Kasi dapat nakagawa na yung katawan mo ng lahat ng dapat niyang gawin. But then, if not, merong mga paraan na ginagawa o ginagamit ng katawan natin para sabihin natin na sandali lang pa ka, may kulang. And usually, it's that. Pag hindi ka pa okay or hindi ka pa energized when you wake up in the morning, baka manhindi nakapag-prepare ng maayos ang katawan mo. So eating the right food and making sure that we have the proper nutrition every day should fuel our body enough para maging maayos. Dito ba? Let us look at the daily food guide pyramid. The vitamins and minerals in food na hindi po ginagawa sa ating katawan, dapat nakuha natin sa pagkain. And nung elementary tayo, in-growing natin lahat to. Yung natatandaan nyo, nag-growing tayo ng triangle noon. Nag-growing tayo ng mga gulay dyan sa mga triangle na yan. Or dun sa mga, hindi niyang pinagagawa natin before. This, basically, sinasabi nito sa atin gaano karami at kung anong klaseng pagkain ang dapat natin kainin sa isang araw. So it gives us the amount and the kind of food that we need, that the body needs. But then again, let us look at the base of the pyramid. Umpisa po natin dito sa pinakailalim. The base of the pyramid is our carbohydrates. This gives us energy. Lahat tayo sigurado kumakain ng kanin, di po ba? Okay, so sa carbohydrates pa lang, kanin yan. Kung lahat tayo kumakain ng kanin, sigurado yon. Hindi ko alam kung meron sa atin nakaka-6 to 11 na pasa ng kanin. Diba? Dami, diba? Oo. Maraming talaga. If you think about it, dapat daw sa carbohydrates ang kinakain ng isang tao 6 to 11 servings. You know why that is? Ito pong daily food guide pyramid kasi ang sinasabi nito kung ano yung kailangan mong nutrition sa isang araw and kung saan mo kukuhanin sa pagkain. So sa carbohydrates, para makuha mo yung mga kailangan mong nutrition sa carbohydrates alone, you would need to eat 6 to 11 servings. Bakit ganun karami? Kasi po sa isang pagkain, walang concentration ng nutrient. Ibig sabihin, hindi yung kailangan mo nasa isang pagkain. Kumbaga, for example, I need to eat, kailangan ko kumain or makakuha ng 100 milligrams of vitamin C. But then I would like to have it all galing lang sa orange. Kain ako ng orange, dapat ang kainin ko, isang kilo at kalahati kumigil. Ganun karami. If you are thinking, bakit gano'n? Kasi po, ang isang orange, hindi naman siya puro vitamin C. Marami kasi siyang kasama. Marami pa siyang laman, may vitamin D siya, meron siyang ibang minerals, marami siyang nutrients na kasama, wherein which, yung kailangan ko na vitamin C lang is not concentrated. So kung hindi concentrated sa isang pagkain yung kailangan mo, kailangan marami kang kainin para makuha mo yung gano'ng kataas na amount. Naiintindihan ko? Yes. That is why the daily food guide pyramid tells us basically ano yung kailangan natin kainin and kung saan natin pwede kuhanin yung nutrition at kung gaano natin karami dapat kainin para makuha natin the nutrition. That is because wala nga siya concentration. This is why the first reason why we need supplementation is because there is no concentration of nutrients in food. Okay, so kung kailangan mo, for example, ng 500 milligrams ng vitamin C, ang daming orange nun, kung orange lang kakainin natin. But then if you have supplements sa isang capsule, katulad ng royalty natin,
isang capsule 500 milligrams ngayon. Kasi sa isang capsule, wala naman siya ng ibang kasama. Ang nandun na lang is a concentration of vitamin C. Kaintindihan po, that is why taking supplements or supplementation is very much vital. Kung naniniwala tayo na para maging maayos ang isang tao at bilang mga realista, now that we have the knowledge o alam na natin na pwede naman pala hindi magkasakit, it is vital that we take supplements. Kasi hindi naman pwede na parati namin tuliting kumain ng tama. Dahil nagmamadali tayo na. Siguro kung na tayo kumain ng tama ngayon, ako lang nandito, wala kayo, kumakain pa kayo, di ba? I mean, if we are given that luxury sana na kaya pa natin, but we have the time para mag-prepare ng maayos ng pagkain, kumain ng maayos, magluto ng tama, then we could do that. But then if not, dahil modern na ngayon yung organization, lahat tayo may hinahabol lagi, hindi na natin ma-afford kumain ng tama. And basically, yung mga hindi natin nakukuha ang nutrition sa pagkain, yun yung mga makukuha natin sa supplements. Okay? Another thing, pag ang supplement in-make mo, there are several concentrations of vitamins and minerals that is inside the supplement. Pag nasa isang capsule, iba't ibang klase ng minerals and supplement. When this happens, pag nagtitake ka ng mga gamot or ng supplement, you can enjoy the benefit of synergism. When we say synergism, ang epekto ng isa, nagiging mas maganda pag sinama mo sa isa pa. Katulad ng ang vitamin C, pag sinama mo siya sa glutathione and it is inside your body, ang mangyayari, ang vitamin C, i-recycle niya ang glutathione para kahit nagamit na ang katawan, gagamitin ulit na parang bago. So parang ang nagiging equation is 1 plus 1 equals 5. And that is something that we can find or we can have, we can enjoy with supplementation. Another one, sino sa atin minsan yung nakaramdam na nang bigla na lang kukurak-kurak yung mga mata, yung isang mata? Meron na bang ganon? Oo. That is a very, very common symptom. Napaka-common yan. At kung naniniwala kang wala kang sakit, bigla na lang kukurak-kurak yung isang mata mo, nakakatakot, di ba? Hindi ka po matatakot nun, feeling mo parang may nangyayari, nakakautak mo sa iyong mata mo, di ba? Nakakatakot siya sa mga tao kasi hindi natin alam kung ano yun. But you know that it is just a simple case of vitamin D deficiency. Kulang ka lang ng vitamin D. Kaya usually if you are really healthy, wala ka namang ibang sakit, then you go to a doctor for something like that. Bitingan ka niya ng vitamin D complex. So, ibig sabihin, meron ka lang hindi kumpletong vitamin sa katawan. And your body suffers when that happens. Deficiencies, pag meron tayong mga kulang na vitamins, ang nangyayari, nagsasuffer ang katawan natin. And over time, pag tuloy-tuloy yun at hindi natin na-address agad, hindi natin lapunan yung kulang, nangyayari, magkakasakit tayo talaga. Okay? So, pag nagsasupplement tayo, then we are sure wala tayong deficiencies. Ganun lang yun. Then we are sure that our body will be functioning well. Of course, over time, hindi naman siya agad-agad. Wala naman pong shortcut sa health o sa kalusugan. Over time, give it siguro mga 3 weeks if regularly compliant ka or araw-araw na titake mo ang supplements mo, over time, magiging maayos yung pakiramdam or magiging magaan ang pakiramdam. Probably the first thing that you will notice, pagkagising sa umaga, maayos na yung pakiramdam mo. That is one thing or one way to gauge kung tama ba na nakakapag-prepare yung katawan mo overnight. So pagkagising mo, alive ka na, alert ka na, you don't have to wait for like 5 minutes, 2 minutes, or ilang minuto man para tumayo, bago tumayo, then most probably maayos na yung nagagawang repair ng katawan mo. And because ang liit ng mga capsules and you don't have to be full, hindi mo kailangan kumili ng marami bago ka makakain or makakuha ng tamang nutrients, then mas okay na or mas magiging sure tayo, mas may posibilidad na matake natin siya araw-araw. And every day, if you have the right nutrition, mas magiging maayos ang katawan. So given that, supplementation or multivitamin supplement will give us a better quality of life, given a better health, ano ba yung dapat na hinahanap natin para sabihin na maganda yung iniinom nating supplement? Una, dapat potent. When you say potent, dapat powerful. Dapat yung power niya
makikita or umi-epekto sa katawan. So, dapat hindi siya afraid or kumbaga hindi siya wala lang, hindi siya parang practice lang. Hindi siya parang walang nagagawa sa katawan. Of course, another thing, dapat pure siya. When you say pure, malalang po itong yung commercial ng sabon. Dapat walang choke. Kung ano lang yung dapat na nasa kanya, dapat yun lang. And dapat din, mabilis siyang makuha ng katawan. Rapid absorption. Pag ininom mo ang isang bagay, katulad ng gamot or any other kind of medicine, kahit syrup yan, gamot, supplement, anything at all that you take, pag dumaan na yan sa pipette at pumunta na sa aso nyo na dyan, mag-breakdown yung mga components. And this broken-down components usually, hindi na siya nagagamit ng katawan. So the longer na mag-sustay yung mga gamot natin sa dyan at hindi siya nakukuha ng katawan natin, mas nasisira siya, mas nasasayang. Okay? So, kung dapat ito ang mga hinahanap mo sa isang supplement, then we should look into prime. Ito pong ating prime, this is the most complete, balanced, and complete source of vitamins and minerals na produkto natin sa Royale. Ito po ay may antioxidants, and this a prime, lahat po ng laman ng isang kapsule niyan, lahat ng nutrients na sa kanya, gawa rin or kinuha, kinoncentrate galing sa mga pagkain. Because of this, when you are taking prime, pag po prime ang supplement ninyo, ang feeling ng katawan, kumakain ka rin lang. Because lahat ng mga laman niya galing din sa pagkain. This gives it a better absorption rate, mas nagagamit ng katawan yung nakukuha, and mas powerful, so mas nagiging effective. Look at the active ingredients of prime. These are our actives. The active ingredients of prime, as you can see, ang dami po, okay? A good multivitamin supplement should at least have 300% of what is recommended. Dapat 300% more ng re-recommend na sa supplement mo. This one, you can find sa prime. Ito po mga bioflavonoids, for example, tingnan natin, bioflavonoids are antioxidants. And this antioxidants, as you can see, came from citrus, limon, and so far. Ito po ay lemon din. Balat siya ng lemon. So as you could see, lahat ng mga active ingredients natin sa prime, galing din sa pagkain. Ibig sabihin, walang synthetic. Walang gawa ng tao. All of them are concentrated from food sources. Over time, these are the health benefits that you can have with prime. Of course, it will give you energy, it will give you cellular protection, it will eliminate toxins, and over time, it will give you a general sense of well-being. General indications, when we say general, kanino natin, muna sa lahat, or sa pangkalahatan, ibibigay ang prime. So, kanino po? Nandiyan na, sa ating lahat, di ba? For everybody that you know na hindi nakakakain ng tama, you have at least overprime. Kasi being realistas, what we want is a community of healthy people. Diba ang gusto natin, mga taong healthy. Hindi naman natin gusto maging manggamot ng may sakit, diba? Ayaw natin yun. Mas madali talaga or mas mura pa rin na mag-prevent ng sakit kaysa manggamot ng sakit. Sa inyo po mga realista, alam ko you are always busy. Punta dito, punta doon, di ba? Kung saan-saan, kausap ito, kausap doon. And if you can be healthy, well, might as well, gawin mo na to remain healthy. Kasi ganito lang yan. Kung ngayon, magkakasakit ka, pero bukas tomorrow, ang dami mong pain, say apat, paano na? Mahingi mo makapuntahan, di ba? Or the opportunities na nawawala kung nagkakasakit ka, aside from the pera na nawawala din, sayang lang. Whereas pwede naman palang i-prevent. So, generally, ibigay po natin or i-alok natin yung prime sa lahat ng kilala natin hindi kumakain ng tama. Sa mga tao lalo na parating may sakit, yung mga tao na paghapon ang feeling nila sobrang pagod na sila or wala na silang energy, if madali kang mapagod, madali kang gapuan ng sakit, parati kang may allergies, parati kang nanghihina, parati kang maraming ginagawa, then it's better for you to take prime. Okay? Sa mga matatanda lalo na, and for people who are sick, kasi mas kailangan ng katawan nila ng nutrition para labanan yung sakit, then let's give prime.
We can take prime kung ganito naman po na healthy the thyroid, which is one of maintenance to ensure that we are having the proper nutrition every day. Isang capsule lang ng prime is okay. Okay lang po yun. But then if you are getting recuperating or nagpapagaling ka sa isang sakit, kailangan hindi lagi pagod, you could take prime twice a day. Pero basta po parating magkahiwalay ng dose, isa sa umaga, isa sa gabi, iinumin kasama ng tubig na isang baso at least. When you take something, anything at all, again, gamot mo yan, supplements yung kahit ano, when you drink it with more water, mas mataas ang nakukuha ng katawan. Okay, so for anything that you will take, you make sure that you take it with at least one full glass of water. Is prime clear now? Malinaw na po ang prime. Let's go to our spirulina. Spirulina is another multivitamin and mineral supplement all in one. Ang difference po nito sa ating prime, sa spirulina, yung mga vitamins and minerals, all the nutrition that we can have from spirulina came from spirulina alone. Kung ang prime, yung pinanggalingan ng active ingredients niya, iba-ibang pagkain, sa spirulina siya lang. Ang spirulina is a blue-green algae, sa unicellular organism na ang ginawa po nila, kinulture, hinarvest, pinroses, and when they found out that it has all the vitamins and minerals that we need, of course it has chlorophyll because it is a unicellular organism, and it is being used in a lot of things now. Actually, this is an illustration of what we can get from spirulina. One tablet of spirulina would give you the nutrients that you can find in this amount of vegetables and fruits. Ganito karaming vegetables and fruits, okay? Ganyan po karami yung laman ng isang tablet lang. This is why ito po yung dinadala din sa space when astronauts go into space. This replaces their meals. Actually, when you eat, when you take spirulina, it will make you full for around 6 hours. Hindi ka nagugutom. Kasi ang taas ng content na protein nito. And to clarify that notion na nakakapayat ang spirulina, actually it's like this. Nakakatulong po siya sa pagpapayat kasi mataas ang protein niya. Okay, and because mataas ang protein mo, nakakatate, ang nangyayari, napupuno or mas nasasatisfy yung appetite. So, mas matatagal una sa lahat, magutom. Pangalawa, dahil mataas ang protein intake when you are taking spirulina, nagpro-promote yun ng muscle build-up. Ibig sabihin, mas nagpro-promote siya ng growth ng muscles kesa fat deposition. Mas nai-improve yung paglaki ng muscles mo kesa pag-i-impact ng taba. Kaya yung mga bodybuilders natin, I'm sure you are well aware of this, usually they are given a high protein diet. Pag nagpapalaki ka ng katawan, nagpapalaki ka ng muscles, ang pinapakain sa'yo puro protein. Kasi yun ang kailangan ng muscle mo para lumaki. At the same time, when you are having a high protein diet, mas maliit yung dinedeposit or ginagawang taba ng katawan. This is clear? Ito po yung dahilan kung bakit siya nakakatulong sa pagpapayat. Okay? These are the very, very basic benefits that we can have from taking spirulina. Okay? Ito lang po yung basic kasi pag sinulat natin lahat, masyado namang marami. Of course, it will give you strength, it will give you energy, it resists fatigue, mas matagal kang mapagod. Sa mga bata, maganda po ito para sa development ng utak. For all of us, na kailangan ng brain vitamin for mental functions, spirulina is a good vitamin. Anti-aging, ito po ay nakakatulong para hindi mag-age yung mga cells o hindi tumanda ang mga cell natin sa loob, pati sa balat. Okay? And because they have found out that the iron content of spirulina is very bioavailable, meron po iron supplement, ferrosulfate sa atin. Kasi po, we are taking ferrosulfate, nakakaitim ng dumi, hindi ba? Kasi most of it tinatapon ng katawan. Most of it po ang pinakuha ng katawan. But then they found out that taking spirulina, given the iron content of spirulina, nakakatulong po ito manggamot or gumamot sa anemia. Anemia is a case wherein yung red blood cells o pulang dugo ang mababa. So maganda po yung iron supplementation na pwedeng ibigay ng ating spirulina. Again,
If you are dieting, medyo kulang ka sa pagkain, hindi ka kumakain, may mga hindi ka kinakain if you are vegetarian, ang vitamin B12 na spirulina is also very high and very bioavailable. Vitamin B12 is the vitamin B that you get from meat. Ito po yung vitamin B na nakuha natin sa mga karne. But then, meron ng spirulina and it is high. Mataas po and mataas din yung nakukuha ng katawan. So if you're a vegetarian, and to make sure that you still get all the right nutrients that you need, then you take spirulina. Kasi yung nasa meat na hindi mo makakain, if you're a vegetarian, makukuha mo sa spirulina. For those of us who are dieting, or for those of you who are dieting, lalo na po sa mga kadalagahan natin dyan, gusto maganda lang sila kahit luluyo na, yung mga malapit na himatayin, kaka-diet, take spirulina instead of when you skip meals para po napapalitan yung mga nutrients or nare-replace na dadagdagan yung nutrients na kailangan ng katawan. For all stages of life, sa mga babae, maganda po itong spirulina. For dysmenorrhea, for mga hot flushes, when you are during menopause, this could help. For migraine, this is a good vitamin also. And again, for malnutrition, sa mga bata po, they first use this dahil ang taas nga ng protein niya. Ginamit po ito with kids na may malnutrition and it treated the malnutrition. If you just want a supplement that would help you get the proper nutrition, but you are okay, you are healthy, you are not dieting, you are not on a restricted diet, what you could do is just take spirulina twice a day. Isa po sa umaga, isa sa gabi. But then if you are dieting, if you are on a restricted diet, if you are building your muscles, or if you frequently have mga dysmenorrhea or mga migraine, you could take spirulina 2 times a day. Okay? So in comparison, ang spirulina at ang prime, pareho po sila magbibigay sa atin ng vitamin, minerals, and other nutrients that the body needs. The difference is, if you have somebody na parating may sakit, parating nanghihina, an elderly, okay, yung mga kailangan talagang magpalakas ng katawan or ng resistance, then you give your prime. Mas kailangan po, prime ang ibigay mo. But then, if you have somebody who just needs to get the right amount of nutrition, who is conscious, for example, who is trying to lose weight, then give your spirulina. Naiintindihan po? Yes. Okay, thank you. Now let us go to our antioxidants since we are done with our multivitamins and minerals. Sa atin pong lahat na naka-attend na ng product presentation, I hope talking about antioxidants again will further improve the knowledge. Ano po ito? But for those na ngayon lang naka-attend, pag-usapan po natin itong mga antioxidants. And allow me to explain to you in detail what they are because from here on, lahat po ng mga produkto ng Royale na pag-uusapan natin, puro antioxidants na. Pati yung mga ina-apply sa balat, puro antioxidants na. So, when we say or when we want to learn about antioxidants, first we have to know what free radicals are. Free radicals are cellular compounds found inside the body na sumisira po sa mga cells natin o sa ating katawan. If you are to look at this illustration, ito pong nasa loob na ito. This one, na hindi nakafocus dito sa figure, siya po ang normal na cell. Siya yun. Okay? This is a normal cell and this one is a cell undergoing oxidative stress. Ayan yun yan. Okay? Ang cells natin, kahit cute po yan, hindi dapat ganyan ang itsura. Okay? Dapat clear siya. And when this happens, ibig sabihin po nito, in-attack na to ng maraming free radicals. And what happened was, mas marami na yung free radicals niya kesa sa antioxidants, wherein na natalo na siya ng mga free radicals, that's why nagkaroon na tayo ng oxidative stress. Eventually, mamamatay na po ang cell na yan. And yung pagkamatay ng cells natin, ayaw natin yun. Maniwala kayo. Explain ko sa inyo later. Sa ating pong cell, if this is a normal cell, this one is attacked by free radicals that goes to oxidative stress, eventually it will die. Sa loob niyan, meron kang DNA. Okay? Ito pong DNA, sino po ang nakanood na ng Jurassic Park? Yan. Yung mga medyo may edad na, hanood na po yan ng Jurassic Park, I'm sure, diba?
No, hindi. Sa Jurassic Park, paparating nilang pinatanggit yung DNA. Kasi doon sila kumukuha ng mga building blocks para gumawa ng dinosaur. Ito kasi yung mga DNA na to, ito ang magsasabi, basically sa isang, sa atin, sa mga tao, ito ang nagsasabi kung ano yung sura mo. For example, anong kulay ng balat mo, anong kulay ng mata mo, or gaano ka kataas, or something like that. So this is a DNA. And this DNA can be found inside the cell, nasa loob po yan ng cell. Pag inatak ang cell mo ng free radicals, pwede rin i-attack ang DNA. And pag nasira ang DNA, ang problema sa kanya, pwede pa rin siyang mag-multiply. The moment that it still multiplies, even if it is broken or even if it is damaged, yun po ang umpisa ng mga sakit. Basically, dun din nag-uumpisa ang cancer natin, mutation ng mga cells natin. So, when we say antioxidants, these are compounds that fight free radicals. Siya po yung lumalaban sa free radical para wag sirain yung mga cells natin. Let's look at this. In the body, we have normal oxygen atoms. The cells are made up of this. This is a cell. Every living thing, lahat po ng buhay, gawa sa cells. So tayo, gawa tayo sa maraming cells. Our cells are made up of oxygen atoms, molecules, okay? Tingnan po natin, or pansinin natin, itong nakapaligid sa atom. Yung mga electrons na dilaw na yan, if you notice, pare-pareha sila, may partner, di ba? And pag may partner sila, para po yung tao. Pag may partner na, hindi na po makulit, di ba? Hindi na nagugulo, hindi na sunod ng sunod, at saka hindi na maagaw, or hindi na nunulot. Yun, di ba? Pag may partner ka na, stable ka na. Now, it can happen, pwede pong mangyari na isadyaan sa mga electron na yan, mawala or matanggal. And when that happens, pag natanggal po ang isang electron ng normal na atom, yan na ang free radical mo. Kaya mabilis gawin ang free radical, okay? And pag natatanggalan po yan ng isang electron, nangyayari wala nang kapartner yung electron na isa noong atom. So, kung free radical na siya, may isa siyang atom na hindi kumpleto or single. Katulad din ng tao, pag single, ayan na makulit na. Di ba? Tawag ng tao, hindi makaramdam, hindi pa makafeel na hindi siya gusto kausapin. At a certain time, nanunulot pa. Kasi katulad po ng tao, ito mga free radicals na ito, ang gagawin nito, once na nawalan yan ng isang electron, maghahanap yan ng nanakawan. So, maghahanap siya ng nanakawan para kumuha ng electron para buo na siya ulit. Yung isa naman, kulang. Pag nabuo siya, yung ninakawan niya, yun naman yung mangungulit. Ganun lang. So, ang mangyayari, pag nag-umpisa ang free radical formation, hindi po uminto. It doesn't stop. Pag paulit-ulit na lang. Kasi yung makukuha na ng isang electron, siya naman yung magnanako or maghahanap ng kukuhanan. Naiintindihan po? So right there, you get a cascade of free radical formation. When this happens, nakakaroon po ng chain reaction. So mas marami na mas marami yung nasisirang mga atoms or mga molecules. And lumadami rin ang lumadami yung free radicals. Eventually, pag maging mas marami na yung free radicals, it can attack your cells and it can damage it. Yun na po, ito na pwede mangyari na ma-damage yung cells natin. But then if you will look at this, this is the chemical structure of an antioxidant. Ito pong kulay nyo na ito, antioxidant ito. And if you will notice, yung paligid niya, ang dami niyang bilog-bilog. Ayan. Kasi ang antioxidant, pag nakakita siya, or nakameet siya ng free radical sa loob ng katawan, ang gagawin niya, magbibigay siya ng electron. Nag-donate siya. Para, right then and there, pigilan yung bad effect or yung damage na pwedeng gawin ng free radicals. Ayan, ganun po yun. So, ibig sabihin, ang antioxidants, kaya po ito natin pinag-uusapan. Kaya ang dami natin nakikita ngayon sa market na puro antioxidant. Kasi ang dami ng mga sakit or lalo na ng cancer na makikita natin ngayon. As I always tell during presentations, when I was in med school, nung nasa medical school po ako, ang cancer, hindi ito uso sa mga taong less than 50. Pinag-aaralan namin noon yung cancer, parang ang tagal na, hindi na ako masyado. Pero nung nag-aaral na ako,
pag 50 years old, that's the time that you get most of the cancers. Kaya yung mga colonoscopy, yung mga ganun exams, mammography, yung mga ganun, ginagawa po yun dati pag 50 ka na. Kasi mataas na yung risk mo for cancer. But then right now, as we have noticed, ang dami ng patients or ang dami ng tao na ang babata na mamatay sa cancer, di ba? And ang nakakatawa pa ngayon, yung mga cancer na pinamamatay ng mga tao, hindi direktang kinos nung dapat na kos nun. For example, yung mamatay na recently na artistang batang lalaki, he died of pulmonary cancer, lung cancer, di ba? Hindi yung naninigalilo. Ang bata pa nun. Diba? So ngayon, yung mga cancer parang walang pinanggagalingan. It's because pag po nasisira yung mga cells mo, tapos nag-mutate sila dahil dumadami yung sira, lumultiply yung sira, that's the time that you get these kinds of diseases. And maybe it's because of today's lifestyle, that's the lifestyle natin ngayon, kaya dumadami yung mga bagay ngayon. Kasi ano ba po? Nagpo-cause ng free radical formation. Lahat po ng pwede niyong gawin na masama sa katawan, free radical formation yan. Okay? Halimbawa, mainitan ka ng araw, free radical formation yan. Pag nausukan ka ng cheese, free radical formation yan. Sa mga kaninang umaga kumain ng delata, free radical formation po yan. Kahit tuna pa yan. Okay? Yung po mga uminom ng soft drinks ngayon lang, free radical formation yan. Yung mga uminom ng juice na puro asukal, free radical formation pa rin. Sa mga tao po, meron ba naniligalilo? Umami naman kayo naman. Di ba? Pwede lang sabihin na hindi pag-amin free radical formation. Wala pa rin pong naniligalilo. Kasi wala pa ako sa quota. Ang quota ko lang po, pag nakamit ako sa mga presentation, kahit hanggang 20 lang, na naninigalilyo, sa dami na ng kinunda kong presentation, masaya na ako, wala, nasa 8 pa rin ang mga realista umaamin na naninigalilyo sila. Dito wala. Diba? Wala po, I'm sure, no? Lahat tayo healthy. Power yan. Sino mo umiinom? Wala rin. Lahat, patient na. Ayan, may umamin na. Diba? So anyway, salamat po sa pag-amin. Radical formation yan. Okay? Sa mga kaibigan po natin lahat, sabihin niyo po sa kanila if they're smoking or umiinom sa radical formation yan. Sa atin man, na hindi po naninigalilyo at umiinom, pag nausukan kayo, radical formation pa rin para nyo, ha? Pag nagpuyat ka, free radical formation, lahat pwede maging free radical formation, anything na masama sa katawan. So if you're going to think about it, ang bilis-bilis gumawa ng mga free radicals sa katawan. Yung po yun, di ba? So lahat ng mga bagay na yun, gumagawa ng free radicals ngayon, kung wala ka palang antioxidant sa katawan, ang mangyayari, walang protection yung cell mo. Okay? Kasi itong mga antioxidants na ito, lycopene, vitamin E, alpha-lipoic acid, they stay or dito sila nag-work sa parang covering ng cell para hindi agad masira or mapasok ng free radicals yung cell mo. And if you have glutathione, vitamin C, and alpha-lipoic acid, tapos nakapasok sa loob yung free radicals, then definitely, meron pa rin lalaban sa kanila sa loob. Okay? Let us talk about our L-Gluta power. Okay? Sino po nag-L-Gluta power? Ayan. Siguro yung sa mga ngayon lang umaten, most probably, ang narinig nyo na na meron tayong glutathione is glutathione. Ito po yun. Our L-Gluta power. So we have one that has 250 milligrams reduced glutathione and another one, the L-Gluta power 700, it has 500 milligrams reduced glutathione. Reduced glutathione, ito po yung form na na-absorb ng katawan. Ito ang superhero ng antioxidants. Bakit superhero? Una sa lahat, bago po ito naging pampaganda, antioxidant po yan. Okay? So, ang ating pong glutathione is made. Ginagawa po yan ng katawan. Sa buong katawan, you can find glutathione. Every cell in the body has glutathione. And being inside the cell, nasa loob siya ng cell, is a very, very effective or very powerful antioxidant. Kasi kaya niya or siya yung direktang nakikipaglaban sa mga free radicals.
Ang ginagawa ng L-glutamate power sa katawan, ganito. So, talking about the free radical formers, ito po yung mga gumagawa ng free radicals natin sa katawan. Pag gumawa sila ng sabay-sabay, at sobrang dami ng free radicals, tapos kulang ka sa antioxidant, your cell will go into oxidative stress, and eventually it will die. But then if you are taking L-glutamate power, what happens is, at this stage, hinihinto niya po yung process ng cellular aging or cellular death. By donating electrodes sa mga ginawang free radicals nitong mga bagay na to sa loob ng katawan, nahihinto yung damage na pwedeng gawin ng mga free radicals. Okay? Naintindihan po? When your body gets glutathione, what it always does is it first, of course, make antioxidants. And then, it boosts the immunity, then it detoxifies. Lastly, it will make your skin beautiful. Sources of glutathione power, as I've said, the largest reservoir sa buong katawan po, pinakamarami makikita natin ng glutathione sa ating atay. Kasi sa atay, yan ang may pinakakailangan ng glutathione. Diyan kasi tayo naglalatas ng toxin. Sa diet, lahat po halos ng gulay at prutas, kayaman or merong glutathione. Kaya yung mga bata, mga anak natin, pamangkin, turuan talaga natin kumain ng gulay. Okay, kasi yung binibigay natin sa kanila, when we train them to do that, hindi lang po health, hindi lang kalusugan nila, but then we give them or we are trying to impart a healthy lifestyle also. So, paglaki ng mga batang yun, most probably sa mga anak nila, yun pa rin yung ituturo nila, and that would be living a healthy lifestyle. Health benefits po ng glutathione or ng ating L-glutamate power as an antioxidant is ayan, or these things, and it can be found all over the body. Sa buong katawan, magandang antioxidant ang ating L-glutamate power. So you may be thinking, bakit natin kailangan pa mag-L-glutamate power? Kinagawa naman pala ng katawan ko, di ba? I'll give you a scenario. Sa atin pong lahat, pag nagtatantrum sa ating mga anak or ating mga pamangkin, nag-iiyak na yan ang taga long play nga, di ba? Long play, mag-tantrum sa mga bata, may kasama pang tadyak, sipa kung ano-anong ginagawa para lang gawin nyo yung gusto nila. Diba? Pagkatapos umiyak, napapansin nyo po ba ang mga mata hindi namamaga? Kaya ang mga bata na inapi ng yaya, pag uwi ng nanay, hindi mo na alam. Kasi yung mata nila, mamagaman or tumabaman ng konti, ang bilis bumaba. Hindi katulad sa matatanda. Ang matanda pag umiyak, 3 minuto lang, hindi na makakita, hindi pa makahinga. Diba? Bumara na sa ilong, lumiit pa yung mata. Ang bata hindi ganun. Mabilis sila, kumikover. Kaya nga, pag naaapi, hindi mo masabing pinaiyak ng yaya. Kasi pag pinatigil na yan ng yaya, dahil alam, 2 oras dadating ka na, pagdating mo, hindi mo na mahahalata. Diba? Naisip niyo po ba yun? Isa pa, ang mga bata, pag hindi sila natulog, napansin niyo ba, or do you even have a picture in mind ng isang bata, maitim ang paligid ng mata? Wala, diba? Wala kasing ganun. Hindi kasi umiitim ang paligid ng mga mata ng bata. Ibig sabihin, kahit mas stress sila dahil hindi sila natulog, hindi sila pumapangit. Okay? Hindi ka tulad ng matatanda, good luck naman, eye bags na, impact. Pag hindi ka natulog, di ba? Kaya nga tayo merong mga beauty rest na tinatawag kasi kailangan itulog mo yan para ikaganda mo. Di ba? Sa mga bata, walang ganon. This is because at a very young age, ang mga bata po, pag hindi pa sila nagsi-16 years old, ang production ng katawan ng glutathione is very, very efficient. Sobrang taas ng production ng glutathione ng katawan at the same time, dahil bata yan, sobrang liit din ng exposure sa mga nagpo-cause ng free radical formation. Bakit? Pinapatulog natin ng maaga. Pinapakain natin ng tama. Hindi natin pinapakain ng kung ano-ano. Ayaw natin mag-soft drinks. Hindi natin pinapalabas, di ba? So, hindi pa siya masyadong exposed dun sa mga pwedeng mag-cause ng free radical formation. Pero ang taas ng glutathione sa katawan. And because of this, nakakaya ng glutathione lahat ng stress na binibigay ng katawan. Okay? Sa matatanda,
Pag dumating ka na sa 16, yan umpisa na bumababago ang production ng katawan ng glutathione. When you reach the age of 20, the production of glutathione inside the body becomes critically low, mababa na. Ang problema at this age also, diyan naman nag-uumpisa yung mga exposure mo sa nagpo-cause ng free radical formation. Nagpo-commute ka na, di ba? College ka na, so nagbubuyat ka na. Minsan hindi ka na rin kumakain ng tama at saka nakoconscious ka na, so meron ka ng diet effect, di ba? Meron ka ng diet. So ganyan. Pag nangyari yon, tumataas ang causes ng free radical formation at the same time, bumababa ang production ng katawan. Primarily, this gives us the reason kung bakit kailangan natin ng L-glutathione power supplementation. Okay? Another one, sabi ko nga tuloy-tuloy ang free radical formation, then dapat tuloy-tuloy din ang antioxidants mo sa katawan. Kaya lang, mas mahirap gawin ang antioxidant kesa gawin ang free radicals. So, dapat meron kang supplementation to ensure na tama ang supplement mo or antioxidants mo sa katawan. Sa ating lahat, I'm sure lahat tayo nasa-stress. Diba? Physically, oo naman. Diba? Huwag na natin pag-usapan yung physical. Dito na lang tayo sa mental and emotional. Yung pag-iisip, kung anong ulam bukas, stress na yun. Mental stress yun. Yung feeling na hindi ka sasagutin, emotional stress yun. Diba? Lalo naman yung feeling na pag-iisip, yung feeling at pag-iisip na merong iba, yung partner mo, mental at emotional yun. Diba? At ito pong dalawang kapag pinagsama natin, kahit pagsama-samahin natin lahat na pwedeng mag-cause ng free radical formation, paninigarilyo, pag-inom, pagkain ng kung ano-anong habit yan, wala pa rin ilalaban dito. Okay? I-manage daw natin ang ating mga stresses. I'll give you an example. Si FBJ, ilala natin, di ba? Yun, si FBJ po high blood yun. High blood naman talaga yun. Pero hypertension is a very, very manageable disease. Usually, and I'm sure most of us, makakilala natin 50 pataas, nagkakaroon na or may kilala tayong nag-hypertensive drugs, di ba? Ma-manage kasi, madali lang i-manage. Iinom ka lang ng gamot, okay ka na. And okay naman siya. Okay naman si FBJ, di ba? Nakakagawa ng pelikula. Actually, tumakbo pa ang presidente. Problema, bigla na lang tayong nagulat, namatay siya. At that time when he died, it was the moment or the time na naghahabol po sila ng dayaan sa election, di ba? Ito po yung time na yun. And during that time, the mental stress and emotional stress that it brought him was too overwhelming. Hindi po kinaya ng katawan. Okay? Pag nauna na ang utak mo na ma-stress, madali nang pasunurin mo ang katawan. So, pag nag-fail na ang utak mo at hindi mo na na-manage ang stress mo, madali po magkakasakit or madaling susunurin mo ang katawan mo. Diba? Pag nga hindi ka sinagot or pag nalaman mo mayroong ibang kasama yung boyfriend mo lang, hindi ka na makatayo sa kama. Feeling mo, sakit na sakit ka. Pag tinanong ka ng nanay mo, hindi ka ba papasok, hindi na may sakit ako. Pag hinawakan ka, lamig mo naman. Diba? Pero sakit na sakit ang katawan mo. Kasi sabi ng utak mo, stress ako, wait lang. Mas-stress na yung lahat. Diba? So dapat po, i-manage natin ang ating mga stresses. Pag inaway ka, awayin mo, sampalin mo ka, wag. Ganon, hindi ko mani lang yun. Pero kesa mas-stress kayo, mas-stress na lang kayo ng iba. Diba? At least hindi pa kayo stress. Hindi rin kayo naniniwala na mag-zoom ba kayo. Yan. Pwede niyong i-distract ang sarili niyo para hindi kayo masyadong ma-stress. Diba? So let's try to manage your stresses para po hindi tayo magkasakit. Of course, our immune system needs glutathione for its functions and the lifestyles that we have right now, lahat tayo, I'm sure, has a very very complicated lifestyle. Lahat po tayo, hindi na healthy ang lifestyle. Then, everybody needs glutathione power. So generally, sa mga katabi natin, kung meron po ditong hindi nasistress, papayag ako, na hindi tayo mag-L-glutathione power, but then for everybody who undergoes stress, then let's tell everybody, mga katabi natin, mag-L-glutathione power ka, stress ka, mukha kang stress kasi. Pag mukha kang stress, hindi ka maganda. Yun po yun. Okay? Pag meron kang
antioxidant yun, hindi ka pumapangit kahit nasistress pa. And of course, especially, bigay po natin ito sa mga taong nangangailangan. Ayan, sa mga taong may sakit, sa mga taong a very active ang lifestyle, doon sa mga exposed, sa kung ano-ano, yung pollution, ganyan, let's give this to them. Okay? Ito pong ating antioxidant dose is given. For L to the power 462, what you have to do is just take one capsule 2 times a day. Isa po sa umaga, isa sa gabi. Antioxidant yan. Pag L to the power 700, isa lang sa isang araw. Antioxidant yan. Ito pong dose na to, pwede sa buntis at sa nagpapasuso. Ito lang. Isa lang. L to the power 462 lang. Or L to the power 700 lang. Sa buntis po, sa nagpapasuso, hindi pwede. Sabay. Isa lang dyan. These doses are just antioxidant doses. This will give you an antioxidant effect. Ibig sabihin, taking this would help your body make antioxidant only. Ito pong dose na ito ay hindi magpapaputi sa inyo. Okay? Kaya po ito ay pwede sa buntis at sa nagpapasuso. Naiintindihan po? Okay, I want to be clear on that kasi po itong ating L to the power magaling na pampaputi. Okay? Pero ang sabi ko nga una sa lahat, bago po siya naging pampaputi, siya ay antioxidant muna. During the 1980s, glutathione was discovered. It was first discovered during the 1980s and it was first used among chemo patients, among cancer patients. Binigay po ito, glutathione, sa mga may cancer noon. Binigay kasi yung mga cancer patients nagki-chemotherapy ng cisplatin. Ang chemotherapy drug po, yung mga gamot na ginagamit natin sa chemotherapy noon hanggang ngayon, lahat sila lason. Ang ginagawa nila sa katawan, pinapatay nila yung cancer cells. Ang problema, hindi nila kayang mag-isip. Hindi sila namimili. Lahat, pag pumasok sila sa katawan, pinapatay nila. Pati normal. At pag namatay po ang normal cells mo nang sabay-sabay, pwede ka rin mamatay. Kaya po yung mga napapanood natin sa TV na nag-chemotherapy, kunwari sa mga telenovela, pagkatapos ng chemotherapy, nanghihina, nagsusuka, nakakalpo, totoo po yun lahat. Pag namamatay ang normal na cells mo, the whole body is affected. That is why ayaw po nating mamatay ang cells natin. Ganun din ang ginagawa noon ng glutathione during the 1980s. They gave this to these cancer patients para po hindi maging ganoon kapangit yung side effect noong cisplatin. Okay? Noong binibigay na nila ito for a while, during those time, ang tagal na pong ginagamit, given these two conditions, ang tagal nang ibinibigay at ang kataas na dose yung binibigay, that is when they found out bakit nga ba pumuputi ang mga may cancer, di ba? Nalaman po nila side effect ngayon ng glutathione. So yun na, yung side effect. Pag sobra-sobra sa katawan mo ang glutathione, pumuputi po ang balat. Okay? And this is a good thing para sa mga gustong magpaputi. But then before we go there, let us first talk about our melanin. When we talk about skin whitening, ang nagpo-cause po niyan or ang hindi nagpo-cause ito melanin. Sa ating katawan, meron po tayong tatlong melanin. Isa sa utak, dalawa sa balat na lang ang ating pag-uusapan. Sa balat po natin, we have the eumelanin. This is the brown or black pigment. Ito po yung nakakaitim. And then, we have the pheomelanin, which is the reddish yellow pigment. Ito po yung nakakapula. Sa ating katawan, sabi ko nga pag naarawan tayo, free radical formation yan. Instantly, pag naarawan ka, ang gagawin ng balat mo, gumawa nitong nakakaitim na pigment. Bakit? Kasi itong nakakaitim na pigment, nag-a-absorb ng UV radiation. Ibig sabihin, pag nakakagawa ng tama yung balat mo nito nakakaitim na pigment, pag naaarawan ka, walang free radical formation na nagaganap. Naiintindihan po, kaya lang nakakaitim siya. So yung mga parating nasa araw, good luck, maitim sila. Yun lang po yun. Okay? Now what happens is this when we are taking L to the power. Ito pong paggawa ng ating balat nitong nakakaitim na pigment at nakakapulang pigment, apektado pag sobra-sobra kang lumaklak ng L to the power. Okay? Because at a certain stage,
the formation of the melanin, meron pong enzyme na nagiging inactive. Ini-inactivate ng glutathione or ng L-glucopower para po tuwing maarawan pa, indes na ito ang gawin ng balat mo, ang gagawin ng balat mo yung nakakapula. So, hindi na gumagawa ng nakakaitim na pigment yung balat, yun na lang nakakapula. And eventually, yung time na uubos po yung pigment na nakakaitim. Naiintindihan nyo na? Okay. Kaya po bang sinabi nyo, glutathione skin whitening, buong katawan pumuputi. At unang pumuputi yung mga parte na pinagkakatago-tago natin. Yung maiitim, kilikili, ayan, singit, sila muna. Kasi sila yung may concentration nitong pigment na nakakaitim. Okay? And when it is glutathione skin whitening, hindi po tayo pwede mag-promise ng sobra-sobra. Huwag po tayo mag-promise na nagawin natin kasing puti ni Michael Jackson ng mga tao. Diba? Ako, pati-demanda tayo doon. Ang kaya lang gawin ng ating L-glutathione constitutive skin whitening, yung kulay natin dito, sa ilalim ng braso. Yung pong mga kulay nyo dyan, yan ang kulay nyo nung pinanganak kayo. That is your birth color, that's your constitutive color. Yan. Yan po ang kayang gawin ng glutathione or ng ating L-glutathione. Diba? Ang kaya po nito is paputiin kayo ng pantay ng ganyan ang kulay mula ulo hanggang paa. Yun po ang kaya niyang gawin. Hanggang dyan lang, wala nang sobra. Diba? Kung yan lang ang kulay mo talaga, that's your constitutive color, then glutathione or L-glutathione din po ka. Buong katawan, kaya niyang pantayin, which is maganda, di po ba? Kung ganyan ang kulay mo sa buong katawan, pantay na pantay, maganda. Diba? Okay? Ito po ang benefits ng ating L-glutathione sa balat. Kaya ka niyang paputiin ng sabi ko nga, katulad nung kulay mo talaga, your constitutive color. So ngayon po, halimbawa, napaputi ka na ng L-glutathione ng pantay na pantay, nakuha mo na yung totoong kulay mo, ano na po ang mangyayari? Pag-multiply, mag-asawa na. Okay. Upad sa pagtaas ng market value, ano pa po ang magaganap sa pag-inom natin ng L-glutathione? Wala na, tapos na ba? Hindi. Dahil po ang katawan mo, tuloy-tuloy pa rin, or ang balat mo tuloy-tuloy pa rin sa paggawa ng nakakapulang pigment, pagpantay na ang kulay ng balat mula ulo hanggang paa, ang gagawin na ng L-glutathione, papulahin mo ka. At dyan na po nag-uumpisa ang pagiging mistisa ng mga royalista. Okay? Kaya po siya nakakapula, nakakamistisa. Kung mapapansin niyo yung mga artista, kung may mga nakakasalubong kayo, yung mga nag-jogging lang ng gym, or kung may mga nakakasabay kayo sa gym, ang pupula, di ba? Pag naarawang kasi yung mga yon, ang ginagawa ng balat nila yung nakakapulang pigment. You know why? Ang lalakas pong lumaklak ng hindi tayo yun. Yun lang yun. Diba? So ngayon po, ang sinasabi ko lang, kung ang katawan mo or kung mataas ang dose mo ng glutathione, sobra-sobra sa kailangan ng katawan para gumawa ng antioxidant, yung natitirang sobra, pwede niya nang gamitin pampaputi. Kaya po, ang ating dose for whitening is an overdose, actually. At ang pwede mo pong ibigay na maximum sa isang araw hanggang 3,000 milligrams. At yan po ay 12 na L-glutathione 462 sa isang araw o 6 na L-glutathione 700 sa isang araw. Dami, di ba? Power. Power whitening, power sales po ito. Di ba? But then, this is true, you could give as much as this dosage to patients or mean to people who wants to whiten their skin. Hanggang ganito lang karami. Pag yun na pong dagdagan yung 3,000, marami na yun eh. Diba? Kung 6 o 12, pwede po yun. Ang gagawin nyo lang, 4 sa umaga, 462, 4 sa umaga, 4 tanghali, 4 sa tanghali, at 4 sa gabi. At kung 700 yan, L-glutathione 700, 2 sa umaga, 2 sa tanghali, 2 sa gabi. Diba? Para po sa mga binigyan nyo ng L-glutathione na inaaraw-araw kayong tanungin, kung bakit hindi sila pumuputi, katawagan nyo sila, sabihin nyo sa kanila, ngayon na, uminom ka ng 12. Kasi na, bukas, hindi na
po kayo tatawagan niya, naniwala kayo. Diba? When we give you this amount or this figure, hindi naman po sinasabi na ipigit nyo ito naman po o nyo namang ipilit. Kung medyo nagtitipid, ang pwede nyo lang na ibigay ng pinakamababang dose para makapagpaputi ng maayos sa L to the power 462-4. Sa L to the power 702. Ibaba nyo pa dyan, antioxidant dose na po yun. 5 years yun. 5 years kayong aaraw-arawin yung binigyan nyo bakit hindi sila pumupute. Kasi po, ang mangyayari doon, pag tinake mo ang gagawin ng katawan, gagamitin nyo po ngayon para gumawa ng antioxidant. Kasi mas kailangan ng katawan nyo. Naiintindihan po? Yes. Okay. Side effect ito, overdose ang kailangan hanggang 3,000 milligrams. Bawal po ito sa buntis at sa nagpapasuso. I want you to remember that you do not give this to breastfeeding and pregnant mothers. Pag nawag po natin itong ibibigay sa mga buntis at nagpapasuso. Given this high doses, this can cause the placenta barrier. Pwede po itong dumaan ay pagpunta din sa baby sa child. Pwede po tayong kumuha ng mga baby na araw pag ganoon. Huwag po natin po ibigay. Or pwede rin na kung nagpapasuso ang isang nanay, nag-cross ito at napunta na suso ng bata. Yung sariling paggawa ng baby, nagpunta tayo, pwede natin kinto pag ganoon. So ayaw din natin yun. Be very careful when you give the doses, okay? At pag ibibigay niyo po yung mga dose na ganito katataas, siguraduhin niyo po hindi sila buntis, okay? Huwag po kayo maniwala pag sinabing mataba lang sila. Alamin niyo yung totoo, okay? Huwag po tayo magbigay pag hindi tayo sigurado because these are really very high doses, but these are effective doses to whiten the skin. The minimum dose should be given for effective skin whitening. And pag nakuha na naman po yung constitutive color, nagpapakulan na lang as a maintenance, ibaba naman natin sa ating antioxidant dose. That will be your maintenance dose. Okay? Once na nakuha na, napantay na ang balat, ibaba nyo na po sa maintenance dose. Every day, that will be its maintenance na lang. Naiintindihan po? Yes! Let's go to Thinker's Gold. Thinker's Gold is another antioxidant supplement that is available in Royale. Ito pong ating Thinker's Gold. It has 5 actives. 5 active ingredients. It has lycopene, vitamin E, vitamin C, alpha lipoic acid, and of course, our glutathione. Sino po ang nagpi-Thinker's Gold? Wala. Okay. Pag-usapan po natin ang Thinker's Gold. As I've said, this is the most complete antioxidant protection in a bottle. Ang sabi po para maganda daw ang antioxidants mo or effective. Ang antioxidant mo sa katawan dapat marami at iba-ibang klase. There is no overdose of antioxidant in that parapit po siya or tuloy-tuloy kasi siyang ginagamit. Diba? So dahil tuloy-tuloy ang gamit ng katawan, dapat marami kang tinitake or marami kang antioxidants na iba-iba sa loob. Yung pong pinag-uusapan natin kanina, yung mga antioxidant na nag-work sa labas or dito sa takip ng ating cell at mga antioxidants na nasa loob ng cell, lahat po yan galing sa Thinker's Gold. Okay? The glutathione, vitamin C, and lipoic acid can be found in our Thinker's Gold. And of course, the vitamin E, the lycopene, and lipoic acid also is in Thinker's Gold. Ito po ay complete antioxidant protection. It will give you the network antioxidant cellular protection. When we say network, may ibang tao nagsama-sama for a common goal, di ba? Ano po common goal ng mga realista? Yan, common na common yung pagyaman po, di ba? So, para din tayo itong mga antioxidant. Nagsama-sama po ito, yung iba para sa labas, yung iba para sa loob. Iisa ang goal, protektahan ang ating cells. Okay? Kung iisa-isahin natin, do you know that when you eat a cooked tomato o lutong tomato, tomato sauce, kahit ano po, basta luto, when you have lycopene or you have eaten tomatoes, cooked tomatoes, immediately after, you have 35% sun protection. Para ka po kumain ng sunblock. Itong 25% sun protection, ganito po ang epekto niyan. Kung naaarawan pa, if you are inside a room or a cafe, for example, nagkakape ka sa coffee shop, meron ditong salamin, tapos naaarawan ka, wala pong free radical formation mo gagawin because of the lycopene.
dahil kumain ka ng sunblock. Yun. Diba? And of course, lycopene is good for the heart. It's good for inflammations and it prevents damage to our cells. Our vitamin E is a good vitamin for those who have cardiovascular or heart diseases. Vitamin C boosts the immunity. In the skin, your vitamin C gives you collagen. It gives you elastin. It gives you the fibers, which are the building blocks of our system. And of course, vitamin E, this is an anti-aging and a moisturizing vitamin sa katawan. Diba? Sa mga magbubuntis o bagong buntis or kapapanganak pa lang, at yung paduyong kung vitamin E na capsule, iniinom, iputasin nyo, tapos if you have stretch marks, you massage it. Nakaka-reduce ng appearance ng stretch marks. This is very good for moisturizing and for reducing the appearance of scars. For our alkaline acid, ang ginagawa po nito is nagpe-prevent siya na magkaroon ka ng mga linya sa balat. Aside from it being a very good antioxidant, nagre-recycle po ito ng vitamin C, vitamin E at glutathione. So, sa balat mo, pwede kang mag-prevent ng premature aging. So, in a chart form, iyan po ang ating vintage glow advantage. Given the actives, lycopene, L-glutathione, vitamin E, vitamin C, alkaline acid for the organs or the systems in the body, these are their benefits. Sa antioxidant protection, meron sa labas, sa loob, sa labas, sa loob, sa labas, ayan. And for the skin, what it does is lahat po sila nagpo-protect from damage na galing sa araw. Pangalawa, kung lycopene nagpapabilis ng pagpapalit ng balat. Ito pong glutathione, of course, gives you whitening. Vitamin E is an anti-aging vitamin. It gives you, it moisturizes the skin. Ang vitamin C po ay nagbibigay ng collagen para huwag magsag ang mga balat. Alpha lipoic acid, actually, pwede niya tanggalin or natatanggal niya yung mga pino or maliliit na linya pa lang sa mukha at sa balat. So, kung ang pag-uusapan po natin is glutathione or L-glutapower and vintage glow, we could say that L-glutapower is nakakamistisa. Ano ba? Tama? Ang vintage glow nakakabata. Yung po yung depression niya. No. You know, there are people who wants to look young but who doesn't want to whiten their skin. You don't have to take them at the same time. If you just want whitening, or para yung pool malapit sa inyo na medyo bata pa, usually sa mga bata, they want to whiten their skin, you give them L-glutapower. Pag may lumapit sa inyo, ang sabi, gusto kong magmukhang bata, or gusto kong bumatakit, give them British glow. And I have given Royalistas this regimen, and in 3 weeks time, in a month, this is very noticeable. Kitang-kita po yung difference sa balat. Again, we have the antioxidant dose, isa lang. Pwede po ito sa buntis. Antioxidant dose ng pinkish glow is allowed for pregnant and breastfeeding mothers. Ayan, once a day, sa umaga or sa gabi. Okay? And for our total skin rejuvenation dose, what you could do is take your pinkish glow up to 3 times a day kasabay ng green seed. Kasabay po ito na yung green seed. For you to get the total skin rejuvenation effect of our vintage glow, you can take it twice or thrice a day with grape seed supplement. Okay? Naiintindihan po? Bawal po ito sa buntis at sa nagpapasusok. Okay? I hope this is clear. Huwag po tayong magkakamali or malilito with this. Now, let's go to our Royal C. This is our vitamin C. Ito pang vitamin C ng Royal. And this is a very good vitamin C that this is non-acidic. Non-acidic siya, mas madali po siyang matunaw. Mas madali siyang mag-react para mag-form ng mga collagen and or yung mga kailangan ng katawan. And it, na mataas po ang nakukuha ng ating katawan sa Royal C. Now, because of this reasons, mabilis po na nakikita ang epekto ng Royal C sa ating katawan as a vitamin. These are the common known benefits of our Royal C. Of course, it boosts the immunity, gives us collagen, and it is a very good antioxidant that it is a recycler. Nag-recycle po siya ng ating glutathione. Royal C combinations, this is what you could do. You could combine
our supplements together with vitamin C or royal C in order to give you potent antioxidant effect combined with great C. For potent skin whitening, you combine 2 royal C with 1 Elguta Power 700 or 1 royal C with 1 Elguta Power 462 and for a very potent antioxidant and skin whitening benefit, what you could do is give your Elguta Power and royal C in the morning, your pinkish glow, and raising that money. Okay? Ayan po. Para sa ating mga combinations. These are combinations that you could actually do with our supplements to have this effect. Now, let's go to the uses or external uses of our royal C that is medyo hindi pa tayo aware, hindi pa tayo familiar because bago po ito. Mga bagong gamit ng ating royal C. It is now being used as a detoxification method. Ang ginagawa ng intake ng mga sunod-sunod na matataas na doses ng mga royal C until magkaroon ng parang diarrhea effect. Yung diarrhea effect na flush out ng toxins. For those of you who wants to know the detoxification process or instructions using royal C, we could talk about it or you could see me at the clinic when I have consultations. I will give you the details. But now, but for now, I'm not going to discuss it. It's just good that you know na ginagawa na po natin siya for detox. Okay? Another thing, sino po sa atin ang nagle-lemon water? Yan, yung mga nagle-lemon water. Bukod sa social, ano ba po ang nakukuha natin dyan? Sino po ang familiar dyan? Yung mga nagle-lemon water, you should know what the benefits of it is. Ang lemon water po kasi is alkaline. Yung po kasi yun. Pag ang tubig na iniinom mo, nilagyan mo ng lemon, yung kung ganyang itsura, di ba? Sa mga tinda natin sa restaurant, mukha siyang sosyal. Pag sinerve mo yan sa mga bisita mo, sosyal ka. Kasi sosyal yung tubig mo. Aside from that, prime po yung benefits. Ang tubig sa loob ng katawan natin, alkaline. Ngayon po, pag ang iniinom mo daw alkaline, ang mangyayari, hindi mataas ang risk mo magkasakit and mababa ang risk mo magka-cancer. Kaya po nauso ang alkaline water because of that, because of the alkalinity of the body's water. Ngayon po itong lemon water na to, as much as it, this is very, very healthy, ang problema lang pag matagal mo nang iniinom or tuloy-tuloy mo iinumin, dapat po i-estrohin mo na. Kasi nakakasira po ng ngipin. Over time, the acidity of the lemon will react with the enamel of the teeth. It will damage the teeth. Yun yun. Yun po yung problema sa kanya. That's one complication. So, ganito na lang gagawin natin. Kukuha po tayo ng, nagbugas muna tayo ng kamay. Of course, kuha tayo ng isang royal C capsule. Tapos mag-prepare po tayo ng 2 liters ng ating iniinom na tubig. Kasi yung iniinom natin tubig, hindi po yung alkaline. Diba? Hindi po siya alkaline, acidic po yun. What you will do is open the capsule. Buksan po natin yung capsule. Kukuha po tayo ng konting-konting powder lang. A pinch, isang kurot. Kumuha po kayo ng pangkuha. You cannot, hindi nyo po pwedeng hawakan yung powder kasi nag-oxidize, nagiging ineffective. So what you do is you just get something like a coffee stirrer. Kuha lang po tayo ng konting-konting ng powder. Lagayin nyo po dun sa ating drinking water na 2 liters. Yun, alkaline na po yun. And that is more alkaline than any lemon can do. That is more healthy. And that is not bad for your teeth. Okay? So what you do is you store it in the ref and you make the whole family take it. Huwag nyo lang po i-prepare yung ganyan agad kadami. Kasi po yung pag maraming preparation, nagiging inactive or nagiging ineffective ang vitamin C over time. So konti-konti lang po ang gawa. Okay? So, dahil konti lang po, naiintindihan nyo po? Yes. Okay. So, pwede na po yung gawin sa bahay, pero kasi dahil yung binuksan natin capsule, may powder pa, ganito pa ang gagawin natin para sa mga taong mag-aquarium o kaya mag-aquarium tayong lahat. Sino may aquarium? Wala pong aquarium yung iba, hindi kayo makakarelate. Kami na lang. May aquarium po ako. Ang gagawin po natin, ganito, huwag natin sila examine kung wala aquarium. Hindi po ganito ang gagawin nyo. Pag nag-aquarium po kayo, or if you know somebody has aquarium, dahil po, meron pang powder yung binuksan nating capsule, kulang ulit kayo ng konti lang, pinch lang ulit, lagay niyo po sa aquarium. Yung kung sodium ascorbate sa loob ng aquarium will make, unang-una, healthy yung mga isda, mas maganda yung kulay.
Pangalawa po, kung salt water ang setup mo, mas maganda din daw ang kulay ng mga corals. Hindi po kasi salt water yun sa akin. Pero yun pong huli effect niya, pinakakatuwa, matagal pong dumumi ang tubig. Sa mga nag-aquarium, alam na alam niyo po kung gano'ng kahirap magpalit ng tubig, di po ba? Yung pong akin, apat na po na hindi ko pa pinapalitan. Di ba siya dumumi? So we can do that. And dahil konti pa, naiintindihan niyo po? Okay, another use of the powder na meron pa rin. Ganto po, sino ang mahilig magpa-spa? Yung mga mahilig magpa-spa, mag-pamper ng kanilang mga sarili, I know you are aware or you are familiar probably with the organic bath na nauuso ngayon. Mga organic bath na medyo emote mahal, di ba? Ganto lang po yan. Punuhin niyo po yung bathtub, di ba? O kung anumang panligo ng tubig. Ng tubig na panligo, galing sa gripo. Yung po natitignan natin, powder na kayo na dun, organic na po yun. Kasi naalis na yung chlorine nun, yung sulfur nun, aalis po yun ng sodium ascorbate. That makes your water organic. Okay? Maganda po ito for babies, panligo ng mga bata. If you are going to soak, magbabagal kayo, organic bath is a good bath. This bath water will be good for the health and for the skin. So, naubos na po natin yung isang capsule. Salamat naman. Di ba? Naintindihan? Another thing, quality tayo na isa pang capsule. Kalang tapos na. Hindi ba po? Kung about of town kayo, nakalimutan nyo na lahat na kailangan pang gamot sa mga sugat, you just get one bottle of water like this, 100 ml, and then you get one capsule of Royale C, and then you again put the powder lang po, doon sa tubig. That could be your pampugas na ng sugat, panlinis ng sugat, pangalis ng kate yung mga pagat ng hayop. Very potent po siya pang gamot. When I do pottery among my patients, when you every po yung paglabas mo ng clinic, ang itim ng balat mo, tusok-tusok, ay may tap-tap, katuldok-tuldok. Pag sinusunog po yung warts, wala, okay. What I advise my patients is to prepare the solution and to put it in the ref para po pag kasi nag-i-heal yun, kumakatit, they can use it as spray. Mas mabilis kong gumaling, mas makakasooth ng mga kate or kate pag habang nag-heal, and mas mabilis lumiit yung scabs ng warts. Ay, yung sunog ng pottery. Ayan, so that's another way of doing that. Sa mga bata po na may bungang araw, this is a good spray for them. Sa likod, kung may bungang araw sa likod yung mga bata, kesa alcohol, alcohol po kasi ang gamot sa bungang araw, okay? Kesa po alcohol, mahapte, what you do is you just spray this. Sa bungang araw, this will heal the bungang araw immediately. Kinabukasan, nawawala na po. Okay? Another thing, for those of us who are using vitamin C serum, sino po ang nagbabitamin C serum? Vitamin C has been proven or is proven to be more effective, 20 to 40 times more effective for the skin when applied topically. Pag in-apply mo po siya ng diretso sa balat, ang epekto niya mas maganda or mas powerful ng 20 to 40 times. Kasi targeted, di ba? So, ang mangyayari po is this. When you are going to do, or when we are going to prepare our serum, we first should get this bottle. Amber bottle or dark colored bottle. Madilim po yung bote. Ito po yung meron dito sa mga babies, yung mga dropper, yung mga gamot nila. What you could do, wash it, and then you could use it for this. And then, again, we will wash our hands. Hugas lang po tayong kamay. Get three. Tatlo naman. Tatlong capsule ng Royale C. Ayan. Lagay niyo po doon yung powder dyan. So, after the powder, you add 3.5 teaspoon of water. Add nyo rin po. And glycerin, 1.5 teaspoon. Glycerin is available po sa mercury drop. We have like 20 ml yata na gano'n. I think it's less than 50 pesos. So, ang ilalagay mo lang is 1.5 teaspoon. And then, you swish it. What you could do after that, this is prepared already. Use it for any darkening, mga scars, hyperpigmentations, melasma, freckles, mga ganun, mga scars po, yung mga kagat ng hayop na humihim. For wrinkles, of course. If you use this at night, bago ka matulog, buong mukha at saka sa leeg, pagkagising mo po, mas maliwanag ang balat. Mas radiant ang balat, actually. You could see the effect immediately, so I would advise you try this.
And then whatever your experience is, let's talk about it next time, okay? So those are the new uses of our royal C. There are still more, but then let's save it for next time. Punta na po tayo sa ating grapeseed. Ang grapeseed is a very, very, very potent antioxidant, in that this is more potent than your vitamin C and vitamin E. Ang problema lang po, bawal ito sa may allergies to grapes. Do not give this to people who has allergies to grapes, okay? And our grapeseed, because of the bioflavonoids, the antioxidants inside it, ang nangyayari po, meron siyang sariling anti-aging effect. Tumutulong siya para i-prevent yung pagtanda ng ating balat at ng ating mga cells. Of course, sa mga pigments, yung mga may itim-itim sa mukha, sa balat, nakakatulong po ito sa ating sa heart diseases, sa mga may sakit sa puso. Nakakatulong din po itong mag-burn ng fats or nakakatulong sa pagpapayat. Of course, sa ating utak, this is a good antioxidant. And for those of us who has problems sa chan, sa colon, yan. Na-prove na po na ang grapeseed, if taken at a certain dose, it helps heal cancers kasi meron po siyang epekto na pumapatay sa cancer cells. Ito pong nakikita yung picture dito, this is melasma. For those of you who have melasma or for those of you who know somebody who has melasma, ito po yung parang plaque or parang balat sa face. May maitim kang parang mark sa face dahil po sa araw, that is what you call melasma. Now, melasma is a dermal disease. Nasa ilalim na balat po. Kaya mahirap siya tanggalin. But then with taking grapeseed, they found out that you could treat your melasma already. Okay, for those of us or those of you who have asthma, may mga allergies, allergic rhinitis, for those of us who are losing hair, nag-hair loss, nag-falling hair, grapeseed is a very good supplement. Okay? So what you do is you just take grapeseed, 1 to 2 capsules a day. 1 capsule is good enough for basic or for common ailments. For example, for a good antioxidant, combine your grapeseed with any of this. For good immune boosting, you combine grapeseed with any of this again. And for asthma and allergies, any of those could do. Okay? Of course, with pinkish glow, combine it with pinkish glow for skin benefits. Okay na po? Okay. Let's go to recall. Who takes recall? Sino po nagre-recall? Yan. Sa ating mga royalista, kanina po natin ibinibigay ang recall. Okay. May commitment siya mga ulyan, di ba? Ito po, ang tanong ko sa inyo, kung ibibigay po natin ang recall sa ulyanin, paano po nila matatanda ang mag-recall? Isip niyo po, ulyanin ni, paano mag-recall? Di ba? Ito po, tanong po yan. Okay, pag-usapan po natin, okay? Yung pong sa mga nagsabing ulyanin, hintay natin mag-ulyanin sila ba natin sa ilalokin ng recall. Meron bang gustong maging ulyanin dito? Lahat. Gusto natin lahat, pagtanda natin, graceful, glamorous, maganda pa rin, di ba? Active pa din. Let's study recall. Recall has 5 active ingredients. These are bacopa, ginseng, taurian, green tea, and ginkgo biloba. These 5 active ingredients are there not just because they're there. Meron po yung pinagagamitan. Ang ating pong muscles, lahat ng muscles sa katawan, konektado sa utak. Okay, so there's a network of fibers. Lahat po ng muscle, konektado sa utak. Kumbaga, lahat ng mangyayari sa muscle mo, bago mo ma-process, pumapalit po sa utak. Halimbawa, may kumati sa paa, sa kaliwa. Diba? Hindi mo agad alam, or hindi agad alam ng kamay mo. Nakakamuti niya yung kumakati sa kaliwa. Ang nangyayari, yung sensation or what you felt dito sa paa sa kaliwa, meron niyang signal pumapalik sa utak. And pagpalik sa utak, ganito po yan. Ito ang ating brain cell. Sa utak po, ang cell ng tao, hindi bilog, mukhang alien, ganyan, itsura, di ba? Ito pong itsura na to, meron din niyang purpose. Kasi yung signal na nanggaling, for example, doon sa makatimong paa, pumapalik po yun, dapat magpalipat-lipat yun. Sa mga neurons o sa mga brain cells mo para po ibaba ulit yung signal pag naisip niya na kung ano ang gagawin doon. This is what happens. The signal that came from whatever it is that you felt, sa anumang naramdaman mo, kukunin po nitong parang mga kamay na ito galing doon sa isa.
Okay? Pagbalik ng signal, the dendrites, this is what we call the dendrites, ito po mga kamay na to, they will get the signal from another para po dalhin dito sa body of the cell wherein the processing happens. Dito po yan, naiisip, ito po ang nag-iisip kung ano ba ang gagawin niya. So, para hindi maging chismis ang makuha dito mga dendrites at para tama ang maisip ng aking body of the cell, dapat healthy ang dendrites, di ba? Now, if you have ginkgo biloba acting on your dendrites, then you are sure it's healthy. Ginkgo biloba is in recall. Okay? So, kung tama po ang nakuha niya is makati daw sa kaliwa at hindi sa kanan, then ang pag-iisipan itong body of the cell is, ano bang gagawin ko dun sa makati sa kaliwa? Diba? Kung hindi healthy ito, baka ang maisip niya sunugin ang paa. Diba? Pangit po yun, hindi maganda. So, dapat healthy siya para ang maisip niya ay kakamutin ko pala siya sa kaliwa. Good. Now, pag naisip na po dito, na-process na yung information dito, kailangan niya namang ilabas yun. And that signal has to be transmitted through the axon. The axon can be made healthy or you can be sure it's healthy if you have bacopa in a supplement. That is also in our recall. Taurine and green tea works on our cell body. That is also with recall. Diba? So, lahat pala ng active ingredients ng recall nasa may ginagawa para sa ating brain cells. Diba? Kasi po, sa totoong buhay, ang ating mga utak ay lumiliit. Pag tumatanda ka na, lalo na pag meron kang mental impairment, sakit sa utak, Alzheimer's for example, something that is common, from a size like this, the brain can shrink to a size like this. Pwede po siyang lumiliit. Because when we are born, the number of neurons, kung ilan lang po yung ating neurons sa utak, yun na yun, wala nang ibibigay pa. So we have to be careful or we have to protect our neurons to always make sure na healthy sila. Because when they die, hindi po sila napapalitan. Okay? Nauubos po sila. Okay? And what you could do to keep your neurons healthy is to always stimulate your brain. Yan. Pwede po tayo mag-mental exercises, sudoku, crossword, kung ano-ano pang pinagagawa natin sa telepono, Candy Crush, di ba? Plants vs. Zombies, whatever it is, na game. Ang problema lang, gawin mo nang gawin dapat hanggang mawalan ka ng trabaho. Pag po nawalan ka ng trabaho, healthy ang neurons mo, wala ka namang makain, di ba? Hindi maganda. But then what you will do na lang is to take the call. Yun lang yun. Kasi po, if you take recall, you are sure that your neurons are healthy and you prevent senility. So, ibibigay mo pala muna itong recall sa mga taong hindi pa ulyanin kasi ang gusto natin, huwag silang maging ulyanin. Diba? So, para po matandaan ng mga taong mag-recall, ibigay muna natin to sa mga nakakatanda pang tao. Those people or every one of us could take recall for good mental functions and healthy neurons. What you do is you just take one capsule every day for maintenance or if you are doing something that is mentally strenuous, medyo mahirap po sa pag-iisip, katulad ng board exams, halimbawa, may planning kang gagawin, up to 3 capsules of recall could be taken a day. After the activity, you could just bring it down again to the maintenance level. Okay? Naiintindihan na po kung kaninong una ito ibibigay sa ating lahat dapat. Diba? Kasi ang hirap naman mag-recall pag hindi mo na matandaan kung ano ba yung iti-take mo. Diba? So, let's prevent senility by, of course, taking recall. Next, our fiberish is a very good supplement. It's a very good supplement to give us our total dietary fiber. Kasi po ang fiberish will give you the soluble and the insoluble fiber. And this fibers is what the body needs. This is what's recommended. Dapat po, 4 na baso for a high fiber intake. 4 glasses a day. Okay? Ito po ang recommended. Hindi ko po sinasabi, ipilit ulit natin na 4 na baso. Okay? Ibig kong sabihin, hanggang 4 na baso, it's okay a day. What you could do is, first week, 2 baso. Sa second week, 3, hanggang maabot mo yung high fiber intake recommendation. Your soluble fiber
Ito po yung nagpapabakal sa digestive process or sa digestion sa maliit na bituka para hindi kuhanin ng katawan mo lahat ng pangit na nakain mo. And the insoluble fiber, ito po ang nagpapabilis ng digestive process sa malaking bituka para ilabas agad ang dumi sa katawan. Okay, I'm sorry. Ayan, these are the benefits of having a high fiber intake. Ayan, mababa po ang nakukuhang asukal ng katawan. Mataas ang inilalabas ng mga kolesterol or baba. And dahil po nakakabusog ang ating fiber-rich, nakakatulong po siya sa pagpapayat, okay? Dahil po pag nag-react siya with water, it forms a gel-like mass. And when it moves, pag po gumalaw siya sa loob ng bituka natin, nakukuha niya yung buong area ng bituka. So napapagalaw niya ng maayos yung bituka. Yung pong gamot na motilium, if you're familiar with it, ang ginagawa lang nun is pagalawin po ang inyong mga bituka. Kasi pag hindi gumagalaw ang bituka, that's not healthy. First, you feel bloated. Second, dyan po nagkakaroon, nagde-develop yung mga sakit sa ating mga bituka. Okay? So, good peristalsis is promoted by our fiber-rich. At ito pong ating fiber-rich para sa mga bata na hindi kumakain ng gulay. Ang hirap kasi pag nag-constipate ang bata. For those of us who have experienced that, ang hirap mag-constipate ng bata, iyak ng iyak. So pati ikaw naiiyak ka na hindi mo alam anong gagawin mo. Kasi hindi sila makadumi. What you could do is pag po merong sabaw ang pagkain or ang ulam, you could sprinkle lang po kung yung mong lugawin. Sprinkle a little bit of fiber dish on their kanin para po pag nabasa, to give them fiber. You could also sprinkle this, again, sprinkle lang sa ice cream. This is good. This will give them fiber. At least you're sure that the kids have fiber when you give them fiber dish. Okay? So, let's go to our diabetes wash, which is a special needs supplement. Tatandaan po natin ang diabetes wash para lang sa may diabetes at sa mga pwedeng magka-diabetes. When I say with risk or with high risk of having diabetes, these are people na ang nanay, ang tatay, mga kapatid ay mayroong diabetes. At ang asukal po sa dugo ay nakukuha sa pagte-test. May test pong ginagawa doon, kinukuha sa dugo. Hindi po ito nararamdaman lang. Okay? Ang atin po kasing diabetes watch, apat ang laman. Kumpara sa iba na nasa market, isa lang ang laman. Most of those in the market just contains ang palaya. Ours has four, plus panaba ang palaya, gymnema, and turmeric. Now let me explain to you what it does. So given the active ingredients, this is how the blood glucose metabolism happens. Ito po ang nangyayari sa asukal sa loob ng katawan. Ang asukal po, pag sinabi natin asukal sa dugo, lahat po ito ng kinain natin, hindi lang matamis. Lahat ng kinain ng isang tao, nagiging asukal po ito sa katawan at ginagamit ng katawan sa loob ng cell para maging energy. Diba? So it all begins with the pancreas. Ang pancreas po siya ang nagbibigay ng insulin. Ang insulin po, ito yung hormone na kumukuha ng asukal sa dugo para gamitin ang katawan. So kung meron pong gymnema, mataas ang production mo ng insulin. Ito pong insulin na to, dapat wala siyang resistance, dapat healthy siya para tuloy-tuloy ang reaction niya with the blood glucose or sa mga asukal sa ating dugo. If you have turmeric, you can be sure of that. Pag po kinuha na yan, for example, ito, ang insulin, kinuha niya na po yung mga, or kumapit na po siya dito para tanggapin yung ating mga asukal. Ito pong dinadaanan ng glucose papasok sa cell is affected by our palaya. Para mas mabilis or mas madaling makapasok yung asukal mo sa dugo papunta sa cell. At pag meron kang banaba, yung paggawa ng energy galing sa asukal sa dugo, mas maayos. Kasi po, ang asukal sa dugo pag nag-ipon lason. Okay? Now, let me tell you about diabetes. We have two types. Dalawa po ang kasi ng diabetes. May type 1. Ito po yung mga bata pa lang, nag-i-inject na ng insulin. Si Gary Valenciano po, type 1. Okay? Nag-i-inject sila ng insulin kasi po pinanganak sila na ang ginagawang insulin ng katawan nila ay sira o wala talagang ginagawang insulin ang katawan nila. That is type 1. And if you have gymnema on the supplement, that can definitely help type 1. Now, ang type 2 po is yung mga tao na hindi naman diabetic, pagkatagal ng panahon, naging diabetic na. Sila po yung mga umiinom ng gamot.
Okay? So this is the difference. And when this happens, because although gumagawa po ang katawan nila ng insulin, ang mangyayari sa insulin nila, mataas ang resistance. Tumataas ang resistance sa asukal sa dugo, ayaw na kumuha ng asukal sa dugo. If you have turmeric, then you can be sure that will not happen. Ibig kong sabihin, ang ating diabetes, ang advantage nito over those available in the market, pwede po ito sa type 1 and type 2. Yung iba sa type 2 lang. Okay? So if you are going to give your diabetes to those whom you think will have or is a risk of having diabetes, you could give one capsule a day. But for those of the people na pipigay niyo po na meron talagang diabetes, the best pa rin, dalhin po natin yung diabetes sa endo, sa mga doktor nila. And ask them how to take the supplement. Kasi po, pagkasabay na ito ng ibang gamot sa na kailangan para sa diabetes, pwedeng makababa ng asukal masyado. So the doctors will tell you how to take it properly. Naiintindihan po? Yes. Para po sa mga tao, sa mga normal na tao, o para sa ating lahat, I want you to know that diabetes wash is not a vitamin, okay? Hindi po ito vitamina at hindi po natin ito dapat i-take dahil nasa package. Huwag po. Okay? Hindi po ganun. This is a very, very effective, a very potent supplement, and we should be careful in taking this because this can cause hypoglycemia. Pwede po itong magpababa ng asukal sa dugo. Okay? Now let's go to fit shape. Fit shape. Ayan. Para po ito sa ating lahat or sa ating dito na meron mga kaibigan na nakakainis, di ba? Yung mga kaibigan natin masarap batuman dahil kumakakain, akala mo construction worker. Tapos hindi tumataba, di ba? Yung nakakainis doon kasi kung meron ka pumasabay kumain ng gano'n, tapos pigil na pigil kang magkanin o kumain ng kahit ano, may kasabay ka na kakatatlong kanin na kumakain pa rin, nag-aalupan, sarap batukan, di ba? Pag gano'n ang kasabay mo, ikut-ngut mo sa plato, tumigil na, hindi. Pero actually, may mga gano'n pong tao. If you've met one of them, I have a friend who's like that, ang lakas kumain, pero hindi pa siya tumataba talaga. Sa linggo kami magkasama, isang linggo din siya kumakain ng gano'n, hindi talaga siya tumataba. This is because ang taas po ng metabolism ng katawan. Pati na pag-utom yun lagi. Kakakain lang, gutom na naman, di ba? Ang bilis kasi ng katawan nila na gamitin po yung kinain nila, hindi na nagkakaroon ng time para i-imbakas fat, di ba? That is because their metabolism is high. Matataas po ang metabolic rate ng mga yan. At kung mag-fit shape ka, L-carnitine will do that. Yun po ang ginagawa ng L-carnitine. Ginagawa ng L-carnitine, pinapacilitate niya yung energy production ng katawan para gamitin agad yung mga kinain mo. So, hindi na po nai-impact as fat. So, this is a very good supplement to maintain and control weight. Ang mapapansin mo, mainit po ito sa katawan. When you are taking fit shape, medyo mainit sa loob ng katawan. Combined with green tea, this will suppress, nakakabawas po ng gutom and ng cravings kasi meron po itong caffeine. So, together, this is a very good maintenance weight maintenance or management control supplement. If you are losing weight, you could take two capsules every day, one in the morning, one at night. But if you are maintaining weight, one capsule is okay. Naiintindihan po? Yes. Performance, ito pong ating mapagwapo or nakakagwapong supplement. Para po sa mga kalalakihan, you only have to look back. Balikan ko lang po yung time na pinakamataas ang inyong market value. Yan po ang time na optimal ang testosterone levels. Kasi ang testosterone ng lalaki, bumababa din po value age, okay? Pag bumababa ang testosterone, then you have symptoms or you have signs that happens. Ito po yan. Pag mababa ang testosterone, patuloy-tuloy ang pagbaba, this is what happens. But if you have optimal testosterone levels, ayan po ang epekto. You are happy, have sharper minds, you are confident, have increased muscle mass, your heart is healthy, have strong erections and healthy libido, strong bones, and of course, you have plenty of energy. When men, pag po ang ating mga kalalakihan, maraming energy, di ba masaya yun? Totoo po ba o hindi? Sige, sabi ng mga babae, masaya daw yan, di ba? So, dapat po ang energy ng ating mga kalalakihan, parating optimal. You can have that with performance. Kasi po ang performance, all the active ingredients of performance, work
together to give you optimal testosterone levels. And ito po ay nakakagwapo kasi testosterone defines the muscles. This gives the difference sa itsura ng lalaki at ng babae. Ang mga babae kaya bilugan ng mukha. Mababa po kasi ang testosterone natin, 10%. Sobrang liit lang. Sa mga lalaki, kaya yung mga features nila, their features are sometimes chiseled. Kung mapapansin po natin, bihira ang lalaking bilugan ng mukha, di ba? Kasi kung bilugan, mukha na silang babae. But then sa mga magazine, if you will notice, those men who have chiseled the features, yung mga mukha na kanto-kanto, di ba? Yun po yung nakakagwapo sa kanila. That's why this one, it will define your muscles and it increases muscle mass. This gives men better muscle conditions. And pati po sa pagkakalbo or yung mga naaalis na ng buhok, this also helps that. Sa mga lalaki, sa mga babae po, this is not for us, hindi po ito para sa atin, nakakakalbo po ito ng mukha. Okay? At para po, sa ating mga nutritional beverages, lahat po ng iniinom natin dito sa Royale, ayan, hindi nagkukos ng free radical formation, lumalaban po ito sa free radical formation. So everything that we drink here will help us have a good, a healthy diet or a healthy body. Our recharge could be taken cold or hot. If you give this to kids ng medyo mainit po, sa mga batang medyo barado ang inom, may sipon. This could help decongest nasal passages. Para din po sa matatanda na, kung may sipon kayo, mayroon kayong lagnat, you could take this as tea, parang tsaa. This could help decongest our nasal passages. Sa mga nag-exercise, this could replace electrolytes and it promotes cellular hydration. So for kids, sa mga bata po, instead of giving them the powdered juices we get from groceries, let's just give them this. Mas maganda po ito, mas healthy, and this doesn't cause free radical formation. Okay, so take this as much as you want, it's okay. This is also okay to be given to diabetes, okay? And actives, the active ingredients of recharge, we have the berries there, we have mangosteen, barley, silimarin, and pomegranate. All of them are very good for the body, they are good antioxidants. So ito po ay naiinom na na antioxidant. And chocolate, of course, aside from cocoa being a very good antioxidant itself, of course, we added pa yung mga supplements na kasama niya. Spirulina there, the pico biloba, we have the growth factor, the chlorella, the grape seed extract, and caution for bone development. You can enjoy that hot or cold sa bata o sa matanda. For our coffee, we have one that is regular and another that doesn't have sugar. And both of them has five more active ingredients. The mushrooms are there, which are all anti-aging and gives you energy. For those of us, sa mga tao po na gusto magkape pero ayaw ng kape, you could take the Royale Coffee Blend. This is made from corn. It gives you fiber. It also has L-carnitine, so it helps with weight loss. Okay? So there you go. Now let us go to our skincare line. Our skincare line, ayan. I just want to inform all of you because we're not going to discuss it through and through. It has antioxidants. Yung po ang feature ng ating skincare line. They are filled with topical antioxidants. When you say topical antioxidants, ito rin po yung mga antioxidants na pinag-usapan natin, vitamin C, vitamin E, glutathione, lycopene na ina-apply na sa balat. Pag po ina-apply sa balat, ang mga antioxidants mas nagiging effective po na. Mas natatarget mo yung kailangan mong lagyan and mas tumatagal yung epekto niya sa ating balat, okay? So all products in our skincare line doesn't have anything harmful that can harm the health and the environment, and over time, if you use it properly, it will give you the desired results. Then, these are the products that we have. So we have the soaps, the wash, the cleansers, we have the soaps and Lumiere. Then we have the facial care preparations. We have our toner, our moisturizers, the Lumulab line is here also. The body care, our hygienic preparations for our lotion and our antiperspirant. And of course, our cosmeceuticals, we have the Lumulab line and the beauty lipsticks. Let us look at this. This is the skin. Ito po ang ating balat. Ang ating balat ay may layers. But I want you to
take note lang, pag-aralan na po natin yung pinaka-iparo. This is the stratum corneum. Ito po yung pinakataas na layer ng ating balat. Okay, these are dead cells. Ganito po yan, ang balat ng tao, pag ang edad mo, hindi pa lampas sa 20, nagpapalit po yan every 28 days. Galing sa pinakailalim, magmamigrate yan pataas, 28 days, hanggang dumating sa pinakaibabaw, wherein, yun na po yung time niya para mauhalis or ma-exfoliate. So normally, araw-araw, meron pong layer ng balat na na-exfoliate lang. Okay? That is normal, healthy exfoliation. Hindi na po natin kailangan balatan ng ating mga sarili. Okay? Hindi po nakakatulong yun. In fact, nakakasama po yun sa ating balat. What you do is you just scrub properly and it will be exfoliated. Ito pong stratum corneum, pinakataas na layer ng balat. This is our debug. Debug lang po yan. Haba pa yung debug lang. Yan lang po ang dapat matanggal araw-araw. So let's go. Skin types, we have six. We have the normal, the oily, the dry. We have the combination, sensitive, and the mature skin type. When you reach 50, that's your mature skin type. Now, how do you know what your skin type is? When you wake up, pagkagising mo sa umaga, bago ka maghugas ng mukha, kumuha ka ng tissue, i-block mo sa face mo. Pag may oil yan, oily po yan. Pag wala yung oil, tapos ang feeling ng skin mo is normal lang, hindi naman siya masikip, then you have normal skin. That's good for you. But then if it's dry, but your skin feels tight, masikip ang skin, ang balat, ang feeling nyo, that is dry skin. Pag po combination, yung ibang area meron pa, yung iba wala. Sensitive skin, madaling pumula, madaling pumate, madaling magbalat. Those are the sensitive skin types, okay? Now, let's go to our cardinal rules of skincare. So, para po sa mga royalista na nandito ngayon, I would like to promote that. Magkamatayan na wala pong hawakan ng mukha. Hindi po ko baka ng inyong mga balat, nakikiusap po ako. Hindi niyo po alam yan ang pinaka-major cause kung bakit tayo nagkakaroon ng mga inflammation sa balat. Inflammation meaning pimples. Kung ano-ano po tumutupo sa balat natin kasi hawak tayo ng hawak sa ating mga mukha. Ang hawak po ng mukha ay pag magpuhugas ka na. Yun lang dapat. Do not make it a habit to touch your face because unang-una, bacteria po ang nasa kamay. Diba? Paglabas mo, pollution yan, dirt yan, ang balat sa mukha nagpo-produce ng oil. Pag po pinagsama-sama mo yan, tatong yan, oil, dirt, at saka bacteria, yan po ang acne, yung mo sa lahat. That can cause your inflammation. So please, let us not make it a habit to touch your face. Second, over-cleansing. Ito lang pong linggong ito. Siguro may tatlo akong na konsultang royalista na pag nagbubas ng mukha, isang bukasan, tatlong gamot. Ay, tatlong sabon ang ginagamit. Sino pa po dito yun? Lang maamin. Huwag niyo pong gawin yun, bawal yun. Hindi po yun maganda. Kahit power sales yun, hindi po yun maganda. Nakakasira po yun ng balat. What you could do is if you really need to use several wash or several cleansers for the face, use one in the morning, and one at night. But never more than one in one washing. Bakit? Kasi po when you do that, you are stripping your skin of even the essential oils that it needs to remain healthy. Tandaan niyo po, ang balat na tuyo, madaling kapitan ng kung ano-ano. Madaling pumate. Madaling tumanda. Madaling magka-tinya. Mas mabilis pong tumanda ang tuyong balat. Huwag niyo pong pilite. Yung pong squeaky clean na feeling after washing, that's not healthy. Hindi po yung maganda. I'm telling you should not, kahit magat, huwag niyo po yung i-igol tuwing nagbugas kayo ng face. What you could do is, isa-isa lang po ang gamit ng sabon. Okay? And speaking of sabon, pag po gumagamit kayo ng sabon, huwag niyo pong ikuspos diretso sa balat. The proper way of using soap to wash your face is to lather it. Dito po sa kamay, pinapabula. Pag pumula na, yung pulala po ang kinukuha ng fingertips and you massage it on your face. Using your fingertips alone, gentle upward circular strokes. Pataas, paikot. Mula liig hanggang ulo. Diba? Ay hanggang mukha. Pag po natapos ng lagyan yung buong mukha, ang susunod, huwag po natin i-marinate ang ating mga balat. Para po sa mga nagbababad ng sabon sa mukha, hindi ba mahapit?
Lahat po ng mahapit, pangit, masama po yun. Huwag po natin gawin yun. Pag nalagyan nyo na ng sabon ang inyong mga balat, hinuhugasan po agad. Lalo na po itong mga sabon natin sa Royale, kung napansin nyo, mahapit siya talaga pag ibababad nyo. Our products are made to be very effective. They are effective enough with proper use lang. Huwag nyo na pong gawing komplikado. Pagkahugas or pagka-apply, tigilan nyo na po yung pagbababad, hugasan ka agad. Okay? And of course, for everybody or for those of you na magamit po ng kung ano-ano, kalamansi, suka, toyo, kawang, ganyan, sibuyas, sa balat, hindi ko po naiintindihan kung bakit, pero huwag nyo pong gawin yun. Yung pong pang-ulam, yung mukha po, mukha ay isa yan. Huwag nyo pong ulamin ang ating mga mukha, hindi po yun healthy. Hindi ko rin po alam kung bakit may ganon, pero hindi po yun. Those are our beliefs, o siguro po, mga paniniwala na kung nagpasa-pasa na, pero hindi po yun magandang ipasa pa. Okay? Let us not use those things. They are not made to be good for our skin. Another thing, yung mga gumagamit po ng kumukulong tubig, mainit, malamig, hanggang yelo sa paghuhugas ng mukha. Naman, summer po, mainit ngayon, sayang ang yelo. Ano na pong yelohan yung mga balat ninyo? Diba? Ito pong yelong paggamit, naiintindihan ko naman po ito, na inasabi ko ito sa akin. Nakakaliit doon ng pores, diba? Sino gumagawa nun? Walang mami. Hindi po totoo nakakaliit ng pores yun. Malalaki po ang pores. Ang size po ng pore ng isang tao dahil po yan sa kung gaano karaming oil ang lumalabas dyan. Yung mga taong oily, tingnan nyo po sa salamin, yung mga balat ninyo, pag malalaki po ang pores, oily yun. Okay? At ang gamutan po nun ay nasa loob, hindi po sa gulatan. Dahil po, yung yelo, malamig, nagugulat po yung balat nyo na maliit talaga yung pores. Pag inalis na po yung yelo, lalaki ulit yun. Diba? Nagsayang lang tayo ng yelo, import na import ka pa. Wala namang nangyari. And eventually, pag pumatagal na yung yelo yun doon, nagiging init po yun, nakakasunog po yun ang balat. So these are things that we do to over-cleanse. Sobra ka namang mag-inis, akalan ko ano-ano yung dapat gawin. Whereas pinaka-effective na po, yung isang sabon lang, isang panghugas, tubig sa gripo, at yun lang tamang oras or tamang pag-a-apply, hindi na po binababad. So, pamilis lang yung paghuhugas ng mukha. Of course, under cleansing, huwag naman po tayo hindi na naghugas ng mukha. Siyempre, pangit po lalo. Inflammation, as I said, never touch your face. And puffiness, for those of us who wake up na pagkagising sa umaga, medyo paga ang mata, hindi po yun maganda. What you do is you prop your pillows up a little bit, dalawang unan, para po hindi nag-gravity din papunta sa ulo nyo yung mga tubig sa katawan, para po hindi mamaga ang mata. Kasi po, pag namamaga ang mata, lagi, yan po ang makakakos ng aging, ng pagtanda ng paligid ng mata. Okay? Nagkukulubot po yung mata dahil dyan. So, tigilan po natin yon, lalo na sa mga iyakin, hindi po magandang habit niyang pag-iyak. Okay? Tandaan nyo po, pag may iyak kayo, tatanda kayo. Huwag po kayong umiyak. So, facial expressions, para po ito lahat sa mga tao, lalo na sa kalalakihan, tulog na, nakakunot pa. Sino po ba ang inaaway ninyo sa panaginip, ayaw nyo itigilan ng pagkunot? Nanonood ng TV, nakakunot. Minom ng kape, nakakunot. Nagbabasa ng dyaryo, nakakunot lahat, kinunot na. Di ba? Hindi nyo po alam makakunot nyo, nasusugatan po ang inyong mga balat. When that happens, you form lines. You call that expression wrinkles. Sa mga nagbabasa na ayaw pong mag-reading glasses, pero nakasquint naman, yung mga linya nyo po dito, good luck na po-form yan. Pag tuloy-tuloy or frequently you do it, ang nangyayari po, pagkakasugat yan, magkakalinya kayo. Ang reading glasses po natatanggal, ang linya sa balat, hindi na, botox na yan. Okay? Sa ating lahat po, na pag naaarawan, silaw na silaw, mag-sunglass na lang tayo, di ba? Para po hindi kayo nagsispend when you go under the sun. Lalo, ang pinakapangit ng linya, yung meron kang linya dito sa gitna, na hindi ka naman galit, di ba? Pag po sa artista, gumagawa ako ng botox, lahat po yan ginagalaw. Lahat-lahat ng linya na maiisip nyo sa mukha, ginagalaw namin, inaalis namin. Pero yung gitna po, hindi.
Kasi yung mga artista, isipin nyo naman, kung galit na sa TV, wala pang punot, di ba? Mawawalan po sila ng trabaho pag ganun, hindi po yung tinatadaw. Ngayon po, sa ating normal, isipin nyo naman, tawa na tayo ng tawa dito, meron kayong punot. Pangit din, di ba? Pag tawa ka ng tawa, tapos may punot na dito sa gitna. So you try to prevent that. Wag po natin parirein ang ating mga facial expressions na dapat hindi natin ginagawa. Pag nagbabasa ka, or siguro po yung pagtulog dyan sa habit, di ba? Kung meron po kayong katabing ganun, ganunin nyo ng ganunin. Hanggang masampal nyo na kasi maya-maya din kumukunod actually. Pero po, if you are awake, you try to teach yourselves kung kailan ka dapat hindi kumunod. You try to be conscious to teach yourselves na, hey, kumukunod ako, pag mong gawin, ganun. Pwede po yung mangyari na turo ako po ang sarili kong ganun. Huwag kumunod pag alam kong kumukunod ako. You can do it para po i-prevent natin itong mga motion wrinkles. Now, skincare, as I said, everybody should have one, lalo na pag medyo may edad ka na. Ang normal cell renewal every 28 days, pag po tumatanda ka na, tumatagal din yan. Kaya po ang mga may edad na medyo meron silang gising na pagharap sa salamin, maganda sila. Maliwanag ang mukha, nagpalit po ang balat nyo niyan. Pag meron kang gising, madilim ang mukha, feeling mo, hindi yata ako maganda ngayon, hindi po nagpalit ang balat nyo noon, di ba? So what you have to do is, have a good regimen, a skincare regimen, aside from a healthy lifestyle, a well-balanced nutrition, and applying topical antioxidants. Let's go to our topical antioxidants. Ito po yung pinag-usapan natin kanina, antioxidants, vitamin C, glutathione, lycopene, na pag in-apply mo sa balat, mas maganda ang nagiging epekto niya. Okay? Ito po kasi ang pwedeng gawin ng oxidative stress. Ito po ay free radical formation pa rin sa ating balat. Ito po yung pinag-uusapan natin sa mga bata. Pag nasa stress ka, hindi nakakaya ng katawan mo ang stress, nagmamanifest po sa balat. Merong pangit effect, di ba? Pero pag kaya ng balat mo ang mga effect na ito, then you could maintain a healthy, youthful skin. These are the basics of our skincare. Madali lang naman po. You have to cleanse your face, you have to tone, you have to moisturize, and of course, when you are going out under the sun, you have to protect. Let's do this. Cleansers. These are our cleansers. Ito po yung mga pwedeng pagpugas ng mukha, isa-isa lang. Hindi po sabay-sabay, ulit. Okay? At hindi po ito pinababal. Do not marinate. Dapat meron itong muna. Marinade. Ito po, toner para po sa ating mukha. Moisturizers. All of our moisturizers have SPF already, so you're sure that you are protected when you go out under the sun. And of course, this is the lotion for the body. This is a lotion for our sunblock. This has a good sunblock, and of course, it has stem cells. And it gives you good protection against the sun, and our target treatment, which is our anti-blemishal or our lotion. So let's go to cleansing. Yan, napag-usapan na po natin ito, yung mga tama lang. Doon lang po tayo sa basic, sa tama at sa hindi komplikado. Pag po pagkahugas ng mukha, pagkabasa ng mukha, ilather yung mga sabon sa ating kamay and use your fingertips only to apply the lather gently using circular upward motion. When you do the circular motion, you stimulate lymphatic drainage. Nag-alis ka po ng toxin sa balat, okay? So you do not use any other thing para mag-exfoliate. Sabi ko nga po, di ba? May natatanggal lang normal sa balat. Hindi mo na po kailangan gumamit ng face towel or kahit ano para ikusgos sa balat mo. Nakakasira po yan sa balat. That can actually cause micro-wounding. And anything, again, na mahapde sa balat, itigil nyo na po kasi hindi po yun maganda. Sugat po yan. Those are micro-wounds. And of course, do not leave on the lather. Yung po mga sabon, huwag natin ibabad sa ating mukha. And then you just wash immediately your face with lukewarm water. And lastly, when you dry your face, what you do is get a clean towel, a soft one, and you pack your skin dry. Huwag nyo naman pong tuyuin yung mga balat nyo, akala nyo pwede, ganyan. Sobrang makakuskos. Yung mga lalaki kung makakuskos ng balat, pag nagpapatuyo, kitang-kita ko yun. Sobrang makaganon, hindi po yun maganda. Anything that could irritate the skin is not good. Natandaan nyo po yun. Anything na mahapte, yung akala nyo mapula, yun, hindi po. Pag naalis po yung pula, itim yun. Hindi po yun maganda.
So let us try to prevent irritating our skin. So I hope this is okay. And these are our bar soaps that we could use for cleansing our face. These are indications. This can help us with this following indications or conditions. The moisturizing or anti-aging soap is called anti-aging kasi po pag medyo matanda ka na, nawawala na ng moisture ang balat. But then this is a very mild soap. This is good for everybody who has dry skin, who has hypersensitivities or allergies, and it could be used for kids. Pwede po ito sa mga bata. So, toner. Sino po nag-toner? Who uses Pinkish Glow toner? Ayan, hindi pa tayo lahat nag-toner. But then I would like to encourage everybody to use a toner, lalo na po kung gumagamit kayo ng moisturizer. If you think that toning and cleansing is one and the same, hindi po. Okay? Unang-una po, magkaiba yun ng spelling. Pag cleansing, cleansing. Pag toning po, iba yun. When you say toning, ito po ang primary function ng mga toner sa ating balat. They prepare our skin to be more receptive to the nutrients that you will apply next. So if you are using moisturizers, pag nag-toner ka, mas natatanggap ng balat yung mga laman ng moisturizer. Hindi na po cleansing. So actually, when you use a toner, pwedeng basain mo lang yung skin mo, let it dry, that's toning already. You do not have to rub it into the skin. Naiintindihan po? When I use my toner, when I buy a toner, all my toners, I transfer them on a spray bottle, I spray them on my face, on my neck, on the brow line, on the brow area, and on my kilikilid. Kasi, when you use it on these areas, you prevent the formation of warts. Yung po mga nagpatanggal na o nagpasunog na ng warts, it will prevent a recurrence or the formation if you always toner those areas. And then, I do not dry them. I do not rub them in. I just allow it to air dry. Tapos yun na po yun. That's toning already. If you have any part of the body that you would want to tone or you would want to refine, then use a toner on those areas as well. Okay? So this is our toner. This is Pinkish Glow toner. This is water-based. This is non-irritating, non-drying. This is non-comedogenic. And because it is gentle, you could use this around the eye area. Pwede po ito sa paligid ng mata. Okay? So there you go for all skin types and for all ages. This is recommended. Let's go to moisturizing. We moisturize because gusto natin to keep our skin young. Pag nga natutuyo ang balat, when your skin is very dry, mas mabilis po yung kumanda. That's why moisturizers are a must because they help fight aging. After you tone, if you want to use several moisturizers, what you could do is apply the moisturizer, the first one, and then wait for like 2 to 3 minutes. Hintayin nyo lang kung ma-absorb ng balat ninyo yung unang cream. And then after that, you could apply the next one. Pwede po iyon. Sunod-sunod ng cream or patong-patong. Basta naghihintay lang tayo na ma-absorb before you apply the next one. Ayaw lang natin ng saturation. Okay? And of course, these are our creams or our moisturizers. This is good for the face and for the body. You could whiten any part of the body with this moisturizer. Our L-Glutal Power Lightening and Smoothening could be used on the body as well. And our L-Glutal Power, yan, anti-aging moisturizing or anti-aging could be used for any areas that is dry. I have when I see the distributors or when I see realistas in the clinic, nagugulat sila na pwede pala sa katawan daw yung mga moisturizers natin. Of course it is. Lalo na po if you are of medyo may edad ka na and your arms, yung balat po sa arms medyo nagda-dry, you could use this for those areas that are dry. And so these are the indications for our moisturizers. These are the conditions where you can use the moisturizers, are given moisturizers. And so our Pinkish Glow, this is good for all teenagers, for all those at the puberty stage. Lahat po ng mataas ang oil production. For people who are oily, you could use this. Kasi po this goes on dry and it has a powdery matte finish. It helps absorb oil sa balat. Okay, so it helps control or it helps remove oil, excess oil from the skin. Again, all of our moisturizers, they have a lot of topical antioxidants like glycopyrin, glutathione, and
all of them has SPF already. When we talk of SPF, we talk of sun protection. When you use a sunblock, SPF 15, okay na po yun. If you're using a sunblock for the body, for swimming or something, okay na po yung SPF 15. Because any other SPF, pag po nabasa kahit ano pa yan, SPF 800 yan. Pag nabasa po yan, you have to re-apply it. Okay? Any sunblock, pag nabasa, you have to re-apply. And for any sunblock that you're going to use, now you have to allow mga 30 minutes before kayo lumabas sa araw. Meron na po kasi yung mga sunblock ngayon, meron silang activation time. You avoid the sun from 10 a.m. to 3 p.m. Those are the times na sobrang bad po ng radiation ng araw. So, avoid the sun during those times. Ito po yan. As I've said, ultraviolet rays. Pag naarawan ka, ang gagawin ng balat mo para po huwag magkaroon ng free radical formation is to produce the melanin that causes skin darkening, the yung melanin. Ang problema pag ang katawan mo hindi makagawa ng enough or ng maraming yung melanin na kukuha or mag-absorb na ang lahat ng UV radiation, that's when you get your sunburn. Ito pong sunburn na ito, pag paulit-ulit po ito, this causes mutation, unang-una, and this causes cancer. Pag frequently this happens, it can lead to cancer. This is the problem with those Caucasians, with those people who has white skin. Mapuputi ang balat sa mga Amerikano, okay? Because their body doesn't have or cannot produce as much yung melanin as needed, gustong-gusto nilang mag-tan. So, painit sila ng painit, hindi naman po sila nun patan. Yung skin type nila, hindi kayang mag-tan. Ang kaya lang nun, masunog. So, sunog na sunog, ayun, nagiging cancer. Sa atin, among us, pwede po tayo mag-tan. We tan, our skin tans, kasi po nakakapag-produce tayo ng melanin. And the problem begins there. Pag po kasi nasusunog sa loob ng balat mo, or nag-iiba sa loob, dahil nasusunog siya ng araw, in comparison, pareho po yan ng edad, mas pangit pag nasusunog ng balat, or nadadamage ng araw. Hanggang loob, nadadamage din. And mutation can start from there. Diyan po kasi nag-iiba-iba na yung itsura ng mga cells mo sa loob, nagkakaroon ka ng cancer. That's the cause of that. Now, ang sinabi po natin kanina, di ba, when you give your L2 the power capsule, what we promote is the removal, elimination, or inhibition of eumelanin production. Tama po, hindi? Eumelanin being the nakakaitim na melanin, di po ba? Pag inaalis natin yun sa balat, nabawalan tayo ng nag-absorb ng UV rays. Tama? So, ano nang gagawin natin? Hindi naman natin pwede bilang mga realista, visually responsible, hindi naman natin pwede iwanan na lang sa ganun ng mga tao. What you always do is you give your L2 the power lightening lotion. When somebody comes to you asking for the capsules, the L2 the power capsules, because they want to whiten your skin, you make sure you advise them to use the lotion. Kasi yung hindi na kayang gawin ng brown pigment, igagawin na nitong ating lotion. This doesn't absorb UV radiation, but this deflects. Pinaka-bounce niya po yung UV radiation sa balat. Okay? Now, let's go to our Lopulant line. Now, the Lopulant line has stem cell activators. Pag nagkakaedad ka na, say 30 above, your stem cells, they become inactive. And stem cells sa balat, they produce your collagen and your fibers. And your fibrils, your elastins, those things that prevents your skin from sagging. But then with stem cell activators, they become active again. So yung sarili mong stem cell, sila na yung nagpo-produce ng kailangan mong collagen, which gives you over time. Hindi nga lang po agad-agad, but then if you continuously use the Lopulant skincare line, over time napipigilan po yung pagtanda ng balat. It could prevent the formation of lines and wrinkles, and it can improve existing lines and wrinkles. The Lopulant line in itself could be your standalone regimen. At ito ganunin ang toner regimen na po yan, yung cleanse, you tone, yung moisturizer, and of course, you protect.
Now, all of them, they have stem cell activators and they have a lot of nutrients for the skin. This is our loculantum here. Ito po ang may effect sa pores. Because this has salicylic acid, an alpha hydroxy acid, this can actually help refine the pores. Ito po ay nakakatulong para apektuhan na yung mga pores nyo kaysa gumagamit tayo ng kalamansi o luya o asukal, ano ba yan? O mga yellow. Hindi po yun totoo, ito po ang totoong nakakagawa or nakakatulong sa ating pores. Since the salicylic acid is a keratolytic, tinutulungan niya po yung pores mo na tumiit. Ayan. So this could refine your pores. This is a good exfoliant also na hindi po harmful. So this is good for all ages and for all skin types. Salicylic acid on its own nakaka-dry. But since the formulation of this one is in foam formulation or yung preparation niya is foam, hindi po siya nakaka-dry. Okay, so everybody could use the loculantum here. Now let's go to Rejuve. Rejuve is a very, very good moisturizer. Actually, if you're going to use this together with other moisturizers in our skincare line, you always use this as the base. Ibig sabihin, pinakauna po laging ina-apply. This is a lot of nutrients, a lot of antioxidants, and a lot of stem cell activators. Okay, this promotes clarity of the skin. Pinapaalis niya po yung mga pigmentations. Pinapaliit niya yung pores, and this will give you a more youthful appearance over time. Dala po lang dyan, sa lahat po ng nag-BB cream, if you will use our BB cream, the first thing you will notice is that ito po ay fluid. Mas fluid, una, mas madaling i-apply. Pangalawa, mas madaling i-blend. Pangatlo, mabilis mag-adapt yung kulay sa balat. Isa lang po ang kulay nito, and it's adopted for all skin colors. Sino na BB cream? Ayan. At saka matagal niyo po itong gagamitin. Only need a little kasi maganda po yung coverage ng loculantum. And as you use it na parang foundation or powder, it also helps promote the formation of your collagen and elastin. So, pagdahan po natin itong ating hygienic preparation, which is our antiperspirant. Para po sa mga nagpapawis ang kamay, for those of you who sweat sa palad or sa paa, you could apply this at the soles of your feet or the palms of your hand to control sweating. Para po ma-help control yung sweating. There are people na sobrang kung magpawis ang kamay. Makakatulong po ito. Okay, for those, for the ladies na pag nagmamataas kayong sandals, pag nababasa yung paa, nagsaslide ka sa sandals, you could also apply this on the soles of the feet para po ma-prevent yung pagbasa ng paa. Okay? And of course, sa areas na may friction, for example, sa in between the legs among girls, pag po nag-friction or nagkikis-kisan yung mga legs, nagkakaroon ng darkening. Lalo na po pag nagkasugat na espermidad, you could just apply this on those areas to prevent friction. Okay? And of course, this is a very, very potent antiperspirant and deodorant for everybody. Okay, we have one for male and one for female. Let's go to our lipstick. So our lipstick doesn't have anything that is harmful, that can harm the health or the environment. This is highly pigmented. For those of you na gumagamit nito, alam niyo po, diba, na matagal yung pigment. Hindi siya madaling maalis. And it has antioxidants, it has shea butter for nourishment and for moisturization. This could be used by pregnant women. For those of you wondering, pwede po ito. So, that completes our product line. I hope everybody learned something. Remember that when you offer the products of Royale, I hope, lalo na po sa mga unang time, first timers nandito, I hope I made it clear or it had been clear kung ano po yung pwede natin gawin with our products. And so when you offer our products, you just put in mind na hindi lang po produkto, basta yung binibigay natin, we are offering people a new lifestyle. Sino po kasing health and wellness is a choice, okay? Pinipili po ito, hindi po ito basta-basta lang. Sa atin dito na nagro-royal, I'm sure the first time you took your supplement or vitamin C, naisip nyo na rin na ano kaya mag-exercise ako. Because you try to choose that, pinipili po natin maging healthy. So if mare-reject ka, do not
make it a big deal. Just move on to the next person because somebody else could be or could benefit from being healthy. Okay? I hope everybody learned something new. I hope I helped you para po mas makilala yung mga produkto natin. Ayan. Do we still have time? Do you want to do a facial demo? Okay. Then, sino muna, tanong ko po, sino gusto mag-demo tayo? Okay. Ayan, mag-wash na po siya ng face. We're going to use our Logoland like this. Ayan, when I'm not the speaker, po, I do consultations at the clinic downstairs. You could just have your name signed off para po sa clinic tayo mag-consult. Now, but if you have questions right now, I would entertain. Yes, what's your question? Wala ka naman question. Anybody who has questions about the product? Apo. Maitim, hindi eye bags. Tell me your good thing about area. Toner. Tapos moisturizer, kalungay, tapos yung mayor. Yung lukulan sa mayor. Any other question? Apo. Combinations. For what? What do you want to achieve? Antioxidant o pagpapute o antioxidant. If you want to take if you want to have a good antioxidant, you could just take either the L-glutamate power in its antioxidant dose or the pinkish glow. Antioxidant dose. For the very potent antioxidation, you could always use your Royale C with them. Royale C, yes. You could Yes, your grapes, it can be combined with your gluta or your kasi, natin kasi, if it's just a potent antioxidation or antioxidant drink, ang grapes, kasi meron pa siya contraindications. Meron pa kasi drink that dapat hindi bigyan, for example, your allergies. Okay. But then, your Royale seems to be very safe to combine with anything. If you want that, yes, you could combine the grape seed. And grape seed, lalo na kasi, I would suggest you combine it if somebody has asthma, for allergies, for antioxidant effects, diba? Kasi that has benefits for that. Gluten pinkish glow can be combined, you will get na the, of course, you will get na the added benefit. But then, if you go antioxidant lang talaga, one is better. Pero sige, kung dalawa, that's okay. Kasi that would have added benefits. But then, sabi ko nga ng antioxidant, there's no side effect, or there's no overdose with antioxidant. So, up to 3,000 milligrams na lang tayo. Ganun. Sa atin po mga pinakitang edad, kung kanina natin ibibigay yung mga supplements, katandaan po natin, those are just figures, kumbaga lower and upper limits. But always, pag bata, mas maganda na galing po sa pagkain ang lahat ng nutrition na nakukuha nila. If you want to give kids Royale C, nalulunok na ba nila yun? Pag nakakalunok na sila, pwede. Pero ang 500 milligrams na vitamin C kasi, para yon sa isang normal 50 kilogram na tao. So, ang bata, pag ganun na siya kabigat, pwede na po siya mag-normal na dose. Pag hindi, ikisiro ko na lang yun. Baka mabilang yung panibang. Yung pong hinahalo natin sa gatas, para sa ay, hindi. Hindi. Kasi masyadong mataas yun. Una, masyadong mataas. Pangalawa, hindi nyo naman natatansya yun. Pangatlo, hindi ko po alam kung magkaka, yung ganun, yung the 500 milligrams,
hindi po siya advisable sa bagay sa infants. Di ba ang infants, 1.6 na increment sa drops lang. Pero hindi po yung capsules pa. Meron kasi kayong indication. Actually po, sa sodium ascorbate natin, pag kailangan mo, pag po matataas na dose, meron lang po tayo tinatawag na gano'n, kumbaga ceiling doses. Pag meron kang ginagamot, nagiging effective yung sodium ascorbate at doses. Meron certain dose, pero pag wala, hindi naman. Halimbawa kung gano'n, indicated po, kailangan talaga. That would be done. But if you will normally do it, I would not suggest. But then, if it is indicated, pwede naman. Meron lang tayo mga royalista na ang ginawa naman dahil may asthma yung anak, grape seed naman, yung hinahalo sa ano. And that could be done. Pero kung normal lang, I don't think you have to do it. If it's indicated, then kung meron ko pa pagagamitan, pwede naman. Before meals, 30 minutes po. But for those of you who have irritation sa stomach, what you could do is take it in between, during meals, in the middle, gitna ng pagkain, itay mo. Gluta? Wala. Gluta. Kasama mo siya sa grape seed, nakakapayag siya. Sa pinkish glow lalo, kasi ang alkaline po ay kasi promotes weight loss. Opo naman. Opo, pwede. Pwede. Even the skin benefits of pinkish glow is very good with men. Ganda ko sa nila. Madali na mo, let's start our facial ayan, magtutunan lang tayo ng wash po tayo na. Wash po siya ng lobulat, lumiir. So, nagde-demo, sa mga royalista, nagde-demo po kayo. Maganda po mag-demo pag naipon nyo yung mga invitees, tapos to show them what the products can do. You could do a demo. Pag po nagde-demo kami, we try to limit the contact of the hand, yung hawak ng kamay sa balat, nililimit namin. Pero kung pag sa inyo yung gagawin, it's okay lang. Mas maganda po yung kamay. So yung kung maglalagay ng toner, isa din sa makakapal na area sa gilid. Sa gilid ng mukha, tapos lahat paangat. Lahat ng apply, paangat. Paangat po. Kahit sa sarili, paangat. Kasi if you will cool your skin down, mas magsasampo yung balat. So, dun muna sa mga kapal na areas habang basang-basa pa yung cotton. Okay? Para po hindi masyadong maputi ang gitna. So, you just apply it. You do not have to rub it in. Hindi po kailangan humabdi. Hindi po kailangan masakit. Basta mabasa lang. So, pati po sa neck or sa neck area. Then you just wait for it to dry. Tignan po natin, matuyo. Hipan nyo po. Hipan natin para mag-upasasya. Tignan po natin matuyo. Questions po po. Questions po po. Wait po. Wait po. Opo. Pwede po. Pero kung finish glow para po sa ano po gusto mong nangyari? Pampaganda ng balat o antioxidant? If you will sabay, kung gagawin niyo po yung recall at saka pinkish glow, what you could do, dalawang beses na pinkish glow, isa sa umaga, isa sa gabi, itna niyo po yung recall. O, ganun po. Mas maganda po lagi pag iwa-iwala yung gamot or yung supplements. Okay po? Ganda po. So, yeah. Tapos, this is the juke.
lechug. Ang lechug po, pag in-apply nyo, after niya mag-dry, hindi siya wait. Okay, so pag hinala natin siya sa toner, pwede maging brown siya agad, wala na siyang effect. Hindi rin siya effective, sayang lang, di ba? Kasi may ibang components yung toner. But then if you use it with water lang, then you can be sure na vitamin C lang yung nandun. Okay? Question pa po. Para po, mas maganda sa balat. Ang gawin niyo po, gluta 462, ang umaga at gabi, dagdagan niyo po ng isang cream, isang royal sea, tapos mag-pinkish glow kayo sa hapit na. Tsaka green seed. Sige po. Pero po. Opo, pwede naman po. Huwag na lang kung sasampuin o 12 o 20 na baso sa isang araw. Pwede po. Wait na po. So this is anti-aging na po ito. Yan, so apply nyo lang po siya ulit. Paangat-paangat. Question. Opo. Yung edad po ng recall, 12, pwede na. Pwede na po, pwede na. Yung pag din, kaya nang mag-capsule. Pag kaya na po, pwede na. Pero usually, pag 12, yan. Isa lang po. Opo. Para kanino po? Isa lang po. Isa lang po sa umaga. Kung kaya na nang uminom ng capsule. Once a day, isa. Question po? No. Hindi, when you are doing weight loss, you want, ang gusto natin effecto is different effects. Actually, when you take fiberage, una-una, makaka-solve. Pangalawa, mabilis kang dumumi. Pangatlo, hindi na nakukuha yung mga taba ng mga kinain mo, halos lahat. Okay? But when you take the check, internal yun eh, mabilis yung metabolism mo. So whatever it is that you took in, na kinain mo, na kinuha ng katawan, mabilis na nagagamit ng katawan. So that's a failure. Pero when you take it, it's always hindi siya sabay. Okay? Kumbaga, kung mag-fit-shake ka or fibrillation, do it before you eat. And then your fit-shake, do it after or before you work out. Kasi hindi siya masabay ng fibrillation. Now, ilalagay na po natin yung BB cream. Yung laglatran. May question pa po? May question pa po? Wala na po. Ako. Pwede po.
pwede. Ilan, ang 2 years old po, hindi po yan makakatatlong baso. Pero pwede po, ibig sabihin as a juice. Opo, kasi ipiisipin nyo, at 6 months, ina-advise na ng mga doktor na magbigay tayo ng kalamansi. Pag wala kang kalamansing makuha o tinatamad ka gumawa, gagawa ka ng apple, bibigyan ka na lang ng apple juice na sugar, di ba? Ito po yun. May mga anak na, sa mga may anak, ako po kasi ganun eh. Pag nagpusa po ako ng kalamansi, I give sugar to my baby na 6 months. That is just to introduce kids dun po sa mga iba't ibang lasa kasi ng pagkain. So if they are 2 years old and you want to give them the chance, you can do it. May question pa po. BB cream na po ito. I hope I answered your questions. And if you have personal questions, if you have anything to consult with, sa consultation ko tayo makita when I'm not the speaker. So I'll see you there at your consultations from 7 to 10 po. Thank you very much. I hope there's something.